Alright, so welcome back sa ating CFS Masters. Masasabi ko lang sa anong qualifier to? Team summer? Na nakapasok. Is it summer? Galingan nila. It is the summer event. Summer event. Ito na yun. Pumunta na tayo sa finals sa June. So yes, welcome back ako nga po ulit si R2G. Ito na naman si 02, syempre. Idol kong Lods. Yun. Sinasabi ko eh. Para akong pumunta sa cocktail ah. Pero ayun, grabe yung unang series natin ngayong araw na yun. It was a match between Execration and the team of Hydra Pro Team. Na upset ang nakita natin. Hydra Pro Team ang nanalo in against Execration sa napakahigpit na laban of 2-1. Grabe yun. Pero remember yung discussion natin about the teams na mga nakapasok. Isa nga yung Hydra sa binabantayan natin. Tama, yun yung mga binabantayan natin and nakapasok sila. That's a big win. The big win. Pero kailangan pa nila naman narin isa pa, I think. Yes, they do. They need to win one more. And I'm not sure sino mga kalaban nila next, pero that's a one step ahead na. One step ahead. Ngayon, ang laban natin ngayon ay between Pacific Macta versus Gaon Gaming Team 2. And grabe, ito... The reigning Philippine team. Reigning Philippine champions. Pacific Macta. Yes. Sila yung, I believe, nung APAC. Sila yung na-qualify dun sa APAC, playoffs natin, di ba? Southeast Asia, nag-bronze tayo sa Southeast Asia because of them. Tama. Pero, tingin ko talaga, silver tayo dapat. At least dapat silver lang. Tayo dun. At eh. least. Oh. Malakas talaga ang Pinoy. So yes, Pacific Macta versus Gaon Gaming Team 2. And the match will begin in about 2 minutes. So ito matatanong ko sa'yo, ano yung expect mo in this upcoming series that we're going to have between Gaon Gaming and Pacific Macta? Experience alone, Pacific Macta, talagang layo compared sa Gaon Gaming. Sa totoo lang. For me, this is a, ito ah, for me, this is a Pacific Macta 2-0. Mm-mm. I'm expecting a 2-0 from Macta. Mm-mm. Pero of course, ayoko naman mag-surrender na lang ng ganun-ganun ang Gaon Gaming. We still want to see fighting, a good game. Good fight. A good fight coming from them. Of course, huwag pa rin sila mawala ng pag-asa kahit sinabi ng analyst na 2-0 Macta. That's because of the data. Tama. It's not because na nakikita ko na ganyan-ganyan. Hindi, it's because of the data. Yung mga numbers nyo, yung mga win rate ng Macta, mga ganyan. So, as an analyst, all I can tell you guys is the fact kung ano yung nakasulat sa data na this is a 2-0 Macta. Tama. Ang gusto ko lang makita nga, Gaon, huwag kayong sumuko. Ilaban nyo round per round, pakita nyo sa amin na hindi kayo basta-basta. Mm-mm. Yun yung ano, yun yung gusto kong makita from Gaon. Feeling ko yun naman makita natin eh. Gaon Gaming pinakita. Laban talaga, di ba? Parang ginawa nung Hydra. Hydra Execration. Oo, kasi kung kaya mag-upset ng Hydra, kaya din ng Gaon. Oo, malay natin, di ba? So, yung mga nanonood dyan, pakita nyo yung support nyo sa either of the teams. Mag-comment kayo dyan sa comment section natin. Yes. Sa live feed natin. Kung sino man yung team na sinusuportan nyo, Pacific Macta ba kayo? Or Gaon Gaming Team 2 ba kayo? Both teams, maraming supporters yan. Marami ba? Oo. Parang pride ng Visayas ang Gaon eh. Pacific Macta naman, yung problema. Pride ng Philippines. Yes. Pride ng so, Philippines. It's going to be, there is going to be a sizable difference. Pero yun nga, upsets can happen and I can't wait to see it, to have it. Pero ito na, makita po natin ang team introduction ng Pacific Macta. Ito na sila. Okay. Ayan na nga, ito na ang roster ng Pacific Macta. Makita ano nga natin ba, dito. Ano ba yan? Tingnan mo naman itong MWA sa Asirevich. What? 2.32 at 2.20. Two kills per round. Oo. Ito, ito si Justin sa si MWA. Nung APAC, nakita natin nag-step up to dalawang batang to eh. Ooh, diba? Tama, batang. Tama. Mga crossbars nila. So nakakatuwa na masana makakita ulit tayo ngayon. Okay. Ito gusto ko i-point out ah. Yung history nila dito sa tournament na to. Ang natalo nila si Matt Jest at yung Gaon Gaming Team 1. So ito, pwedeng revenge match ng Gaon Gaming Team 2 or avenge pala. Avenge, hindi pala revenge. Avenge match nila. So if they can avenge yung Team 1 nila,
then that would be a good story coming into them. Yes, yep, it will be an Everest, pare. Everest. Everest yan. Para silang, paano ba, umakyat ng Everest para ta, para kailan ta. Pero sabi ko nga, Everest na akyat naman eh. Oo nga. So, posible pa rin. Posible pa rin. Pero grabe yung statistics grabe nila. Grabe yung stats. 2.2, ano kita natin din si Aldrin. Aldrin. Just by Aldrin alone. Actually, 1.96, malapit na din pansin yun sa 2. Pero pansin mo, bakit key player si Aldrin kaysa doon sa dalawang 2-point-something. KR niya. Yung KR, yeah. The KR. Highest KR si Aldrin. Last yung 1.15. At least per round, diba? And shot kill niya is more than 50%. Look at that! That's, yan, maganda. Yan ang statistics na gusto mo talaga makita. Kill per round or damage per round, it's at least one. Oo, so, more than one. Malakas talaga yan. Malakas yan si Aldrin. Even na, kilala na yung mga tao yan. Alam talaga ng mga tao yan. So, Pacific Macta is the, ano, is the team to beat. And alam natin kung gano'n talaga sila kalakas. Especially here with this team. Nung una, medyo, di ba nung last year yata natalo? Natalo sila eh, actually. Oo. Kasi parang kinakapapa nila yung dalawang bagong bata. Mm-hmm. Ngayon, kabisado nila isa't isa, kabisado nila yung dalawang bata, kaya talagang para silang bumabangga ulit sa pader ngayon. Tama. Kaya mo, 2-0. Tama. Ay, pero yan. Yan yung Pacific Macta. Ang big team. Ito naman ang underdogs. Makita natin ang Gaon Gaming Team 2. Ito sila. Mm-hmm. And ayan na po ang roster ng Gaon Gaming Team 2. Nakita natin sa isang member sa kanila, no? May tattoo sila ng sniper, ng forearm. Yan ang maganda. Oh. So yes, ito na po ang mga statistics sila. And ano makikita mo dito? Tiyan mo si Jam, 2.15 KD, 1.10 KR. Wow! So siya ba yung sniper? Siya ba yung may tattoo ng sniper? I believe. Siya ba yun? I believe so. Yes. I think siya yun eh, yung nakita ko. Inga. Okay, ito ang problema. Oh. Port saka compound, mm-mm, gusto ng ano yan? Macta. Ng Macta yan. Yeah. So kung lalabanan mo Macta dyan, eh medyo mahirap-hirap yan. Mahirap nga so, talaga. So kailangan mo ng ibang mapa to pick. Siguro pick mo sana lang Eagle Eye, hindi naman. Definitely. Kasi ayaw ng Macta yung Eagle Eye. Definitely. Tsaka sa team ng Gaon Gaming 2. Yeah, Mexico din pwede. Pwede na pick against Macta para yung palang may limit na nila yung threat ni Revenge. Tama. Tamang-tama ka. And ito naman sabi ko, yung favored map na gusto ng Pacific Macta, gusto na sub-base. So, makikita natin siguro dito sa side ng Gaon Gaming, mababan ata ba nila yung sub-base o hindi. So, yeah, ito na yung key player natin para sa side ng Gaon Gaming Team 2. Yun nga si Jam, yun ba sabi mo? Yeah, 1.1 KR. Taso, talagang deserving niya maging key player dito. So, he needs to step up for his team. Ayun. Pati hindi siya nga yung sniper. Hindi, hindi siya yung sniper. Wala siya tattoo. Ay, hindi siya yung sniper. Wala siya tattoo. But anyway, what I'm saying is, okay, Gaon, this is it. Big stage against the top team or the number one team of the Philippines. Pacific ang isipin nyo rito, hindi yung talo. Kahit huwag muna yung talo ni sila eh. Ano yung, alam mo ano? Ano dapat? Something that they can go head-to-head. Toe-to-toe laban ng laban. Yung laban na magandang laban lang muna. Tapos doon mo na kukunin yung momentum mo. Tama. Diba? Tamang-tama ka dyan. Yeah. Makita nga natin dito yung mga statistics yung mga key players ng dalawang team dito. Ni Jam, Aldrin tsaka si Jam. Oo nga eh, no? Totoo ba yan, Jam? Pili ko naman. Rolex yan eh. Baka... Oo, Daytona Rolex yan, no? Wow. Wow. Daytona Rolex, that's like... magkano dito na ngayon pag in-auction? Magkano nga ba? Pag in-auction mo yun, up to $700,000 yun. Totoo ba yan, Jam? Wow. Seryoso ba? Oo, dito na Rolex yun. Oh my goodness, and that's really kung totoo yan. Kung totoo nga, pero rich, yeah. Rich kid. Punti na tayo dito sa map, Mexico, bands, nice and picks. Mexico, nice pick coming from Gaon Gaming. That's what I'm saying. That's yun, yun nga predict mo, di ba? Oh, sabi that's mo, what I'm saying. It might be the situation. Nice band that din coming from Gaon. Wow, they Tama. Did. They nag-research. Nag-research nga. Nag-research ang mga to. Nag-research. Yeah, the research is great. They are able to ban the sub base, which is good kasi yun yung favorite map ng Macta. And that's really good. Port ang unang pick.
galing sa side ng Pacific Macta. Wala magagawa ka doon. Kasi, number one, di mo pwedeng iban pareha sa port sa sub-base ang magkasabay. Mas ibaban na nila na yung sub-base. Yung port naman, kahit papano, nilalaro ng Gaon. So, good pick pa rin to, kahit papano sa Gaon. And Mexico, yan yung, parang wild card pick versus Macta. Tama. Kasi by picking that, may eliminate mo yung threat ng sniper. Tama. Diba? Tama. So, really, really close quarter combat. Para sa akin, if you're going to match up with Macta, and hindi naman ganun, talagang malaki ang threat sa inyo ni Revenge, Mexico piliin nyo. Mexico talaga. Tatama pa rin siya dyan. Oo. Tatama pa rin si Revenge. But kaso, it will lessen the, it will lessen the impact. Tama. Diba? Pero yes, tatama pa rin si Revenge siya. Kahit si saan naman mapa yun eh. Malakas talaga siya. Pero ito, ito nga yung first map nga natin and it's going to be port. And clearly, this is Pacific Macta's match. So, yes, malalaman natin based off statistics and based off, you know, yung picks, may advantage talaga sila dito. And Pacific Macta, I don't even, they have a very strong defense here. Dalawa lang to. Pag ito, nagulat ang Macta, medyo delikado sila sa mapa. Kunwari, nag-research nga talaga tong Gaon game kasi naglaro ilang beses sa SEA Games saka sa APAC tong port ng Macta. Oo. Pag na-research ng Gaon Gaming to, medyo may mga baon to tapos nagulat nila Macta. Oo. May pag-asa nga ang Gaon sa map 2. Mm-mm. Pero pag umabot ng map 3 which is Black Widow, eh alam mo na yan. Mm-mm. Playground yan ng Macta. Tama. Tama. So ang condition sa Gaon para manalo sa matchup na to, kailangan nila makuha tong port. At kailan nila i-close out yung mapa na pinili nila. Dapat talaga nila. At ito na po, papasok na po tayo dito sa map 1 natin between Pacific Macta and Gaon Gaming Team 2. Makita natin dito, Pacific Macta will start off dito sa Depensa and the Global Risk and yung Gaon Gaming naman dito sa Opensa sa Black List. And we are able to see here a bit of a default start galing sa side ng Gaon Gaming. So, 1-3-1 po, tatlong town dito sa mid area. Nagandang lalabanan na sila. And first blood, mapupunta sa side ng Gaon Gaming Team 2. Magandang start yan para sa side ng GG2 and Lemon. Makita natin dito, siya ang sniper galing sa side na yan. And Revenge does not find anything dyan sa mid area. Mukhang bibigay nila yung space na yan. And dahil dyan, Gaon Gaming 2 will be able to take this mid space for free. Tama yung damage yung Nate kay Lemon sa kay Jam. Taas, no? Ang taas ng damage ng taas! Kailan tumakot yung Lemon. Maganda yung utility use. Flashing! And then he's able to pick off that Zyke. Nakatulong din kahit paano. Napatay si Lemon dun per si Revenge. Naiipit dito sa taas ng A-site. Pero medyo sunerte pa sila dun, ha? Oo nga. Alam mo bakit? Di tumama si Revenge, eh. Medyo sunerte sila dun. Hindi nga. Oo nga. Oo. Naswerte nga sila dyan. And dahil dyan, si Zyke was able to find a different kill naman dun kay Eloyne. So si Zyke ang nakahanap ng unang ng dalawang picks para sa side ng Pacific Macta. So this is good para sa side nila and he's just holding down dito sa mid area na to pero wala pa naman din siya mahanap dyan. 3-on-4 situation naman ngayon. Ano dapat gawin ng GG2? Kailan nila magsama-sama rito? As you can see, ang nakiwalay pa isa. 4v3. Super si Jam. Pero maganda yung trade. Galing pero kay Jam. Pero tinan mo yung separation. Mm-mm. Ito si Jam. Mag-isa. Dalawa kalaban niya rito. Ayan. Wala na, nandiyan na din yung bomba. Alam nila kung nasan siya. Si Brett na lang ang naiwan. Sige, makakalason ka ng isa o dalawa, pero na, kaya mo naman yung pick ng Macta doon. Napaka-professional. What I'm saying is, okay, you're against Macta, 3v4 situation. More or less, pag pumasok ka ng site up to, dalawa lang ang makakalaban mo dyan. Ganyan, ba't pa kayo maghihiwalay? Tama. Diba? Kumbaga, yun yung pag-asik ko pa paano makaisa. At isa pa, hindi nila na-maximize yung first skill nila. Makuha nila yung first skill. Anong ginawa nila? They tried to go to Revenge. That's a no-no. Sinabi siya, sinerta lang sila doon, dito mama si Revenge eh. Pero round two. Per round? Hindi siya tatama? Hindi. Next round, tatama yan. Tatama na yan. Ayan, okay. He's able to hit. Sinipick ka naman yun. Dapat tumila na dry pick yan. Oh, sabi sa'yo, mga ganyan sniper, pag dry-pick mo, nakangiti yan. Tamang-tama diba? Ka dyan. Nakangiti yan. At dahil dyan, advantage goes to the side ng Gaon game, ng Pacific Macta dito sa Depensa. At nahihirapan talaga sa side ng GG2 para makahanap ng any kind of picks, yes, any kind of openings. Any kind of area. Ang ganda ng smoke kahit, na yun, no? Kahit anong area, wala silang hawak. Wala. No information. Wala information. Information lang nila na alam nila si Revenge nandiyan sa A-Long. Yun lang yun. That's not an information that you want to know.
And yeah, NBA is able to find another pick off dun kay Brett. And just this is superb. This is control. Disastrous para sa ating Gaon Gaming. Then. Kasi they're not doing anything. Yeah. And they're not doing anything. Yeah. They're just getting picked up. Jam, finally, nahanap niya si Revenge dun, kahit papano. And that does open up space dun sa A-side. Pero ang tanong, pupunta ba sila dyan? May they need to. Any confidence? Dun yung C4. Dapat dun talaga. Oh, it's C4. But the C4 wala, is here. Tri-prank na to eh. Meron sa second floor, meron sa left, meron sa right. Mahirapan talaga yan. So, tapos magkiwalay pa sila. Maging position nito ni ano jump sa mid. I didn't like, pero okay, nakahanap siya ng isang pick doon kay Aldrin, pero 1v3 situation. So how are you going to do this? Diba? 1v3 na to. Nandito siya sa mid, maghahanap siya ng lason. Maganda ang parkouring mo dyan sa mid, pero wala siyang mahanap ng isa dito kahit isa, mahirap. At ayan, nahulog na din siya. I mean, dude, Ralph, nakita mo para maglaro yung Macta. Mm-hmm. Discipline. Nakapakita talaga na why they're the champions. Kahit na 3v2, 4v2, 3v2, wala nagpo-push. Wala nagpo-push. So, how are you going to... gusto mo mag 2v4 situation? Oh, ikaw bahala dyan, ako bahala rito. Mm-hmm. Tapos isipin mo, Macta kalaban niya. Mahirap. Napakahirap. Gusto mo yung 1v1. kahit mababa yung HP ng Macta, komportable sila. Kasi they have the numbers advantage. Wala talaga silang pakialam. Alam nila, if they play this, if they play with their numbers, mananalo talaga sila. And that's what they've been showing for the time being. Mm-hmm. Ngayon, GG2, they need to stop playing this split, especially pag may napitas sa kanila. So they need to stick together. They're just waiting. Okay, mm-hmm. It's okay to wait. Pero after this, mo, sila napipick up. Sila napipick off. Kasi wala silang gusto ginagawa. Tama. Ano na plano mo? Inismoke nila yung mid. Imagine, inismoke nila yung mid maaga. Pero wala silang kinukuha ang area. Not, wala. Kahit isa, wala talaga. Wala silang kinukuha ang area. Ayan. So, right, ngayon, mag-execute yata sila. Oo. I think nakuha nila yung information. Si Revenge sa mid area. At, pero kailangan nila patayin si Zyke dito sa A site. Hindi binibigay ng Macta sa kanila, oh. Hindi nila binibigay, hindi nila nilalabanan ng todo. Oo. Ayan, no? Zyke na lang ano yung sa A-site. Parang pala nila nilalabanan, di ba? I think they're clueless on what they're gonna do in this map. Baka nilalaro naman nila to. Mm-mm. They are. They're trying to find for any pick tan talaga. So, well, they're trying to pick... pero wala, ayan. Isa pa... Ayun, may sniper pala sila. Ayan, pero A-side, ang gusto natin dito sa A-long area for si Zyke. Ang nag-hold dito sa taas. Lemon, nakahanap din yung isa. Aldrin, nakahanap din yung isa para sa kanya. Pero si Zyke, nandito pa din. Ang laso. Napakalaso niyan. Naiwan lang dito si Lemon. Wala silang smoke. So, imagine. Itong mga nasa Macta, yung tatlo dyan, since 2016 pa naglalaro. Oo. So, ilang hours na yung nalikob nila dito sa larong to. Tama. Tapos, parang muna sila pinag-deathmatch pag kumakas na lang. Dry peak, jumping, NBA, nakahanap ng dalawa. Si Justin Chen, nakahanap ng dalawa, nakahanap ng tatlo, at clean up na lang para sa side of Pacific Macta. Parang nag-deathmatch yung Macta. Tama. Diba, parang sa nag-deathmatch, wala man lang nagpa-flash, wala man yung smoke. Where's the utility? Where's the utility usage? Napakahirap to para sa side ng Gaon Gaming Team 2. And makita nga natin yung si Lemon on the sniper. Si Rebesh pa, ikot-ikot pa. Di mo malaman kung nasan talaga siya. Tama itong ginagawa. Ito na nag-deathmatch. Improvement to sa laro ng Macta, yung umiikot si Revenge yan. Improvement yan. Great improvement nga. Improvement at ayun nga, siya yung nakaunang pick off dun. Hindi sa A site, sa B site naman. So, it works. Itong Gaon, they need to man up lang. They need to do something. Diba? They need to do something. They need to... Kaya nila itest eh. Pero subukan nga natin mag-e. Pero ngayon, put execute tayo. Commit okay. Natin, di ba? Ayan, 4v4 situation. Okay. Diba? Tingnan natin kung convert na kayo. Convert nyo. Siguro may information na kahit paano nandito si Revenge sa A. Alam mo, natatakot sila i-pick dito sa A long kahit wala si Revenge, eh, no? Oo. Natatakot pa din sila. Sakit din nung Zyke, eh. Yeah! Ayan! Diba, para lang nagde-deadmatch yung, nagde-deadmatch yung Macta. Parang, ako naman, ah. Ayan, makita natin. Dito, Revenge, meron dito, silipin mo, Revenge. Oh, yeah! Diba, parang deadmatch. Perfect. Diba, ito, nandito na rin kayo, Gaon. Sumukan nyo na kung kakayanin nyo. Execute kayo ng A, execute. Diba, simple lang, para malaman nyo lang
kung talagang ano ba yung improve natin. Kasi ngayon, wala silang makita ano yung improve nyo. Siguro, itry nila. Ewan ko, si Lemon, ipalaban yung sniper dun sa ano? Pwede rin. Sa A of Heaven, di ba? Tingnan natin. Pero mahirap kasi nila yung tamahin. Mahirap tamahin. But it is definitely a try, Justin. Wala saan yung trade? Nakahanap siya ng isa? Wala nga ng trade. No trade coming up side ng GG. Pacific Macta agin na ko. Schooling GG. Yan ang sinasabi ko. Patuloy-tuloy lang okay, ang laban. Si Justin dito. Ang ganda din ng position. Oo. Oh. Hindi lang sa firepower sa side ng Pacific Macta, positioning din. Napakalakas. Itong Gaon Gaming, may ano to? Firepower to. Oh, overextension niya. Revenge. Overextension yun. Maganda si Tate Lemon. Laso pero na laso. Haldirin. Straight. Ganda ng position ni Justin dun. Yung firepower, meron yan. Gaon Gaming, definitely, they got firepower. Ang wala sa nila is strategy. Mm-mm. Strategy ang gulang. Tama. Siguro, medyo takot na lang talaga sila. Pero sa iba story ito, Mexico. Iba story niyan. Mexico yung timer. Pero iba story niyan. I'd love to see him. I'd love to see him in Mexico. NBA, nakahanap din sa kay Lemon. Deathmatch lang nga. Hindi. Normally, under any circumstances, diba? Hindi mo usually pipick yun at i-engage ng todo. Yeah. Pero, komportable. Ginawa ng Macta to. Yan, para sa mga susunod na. Alam mo, ginawa sa nila rito? Ano? May nag-flash dyan sa Esco kasi lumabas yung mga kalaban. Yun yung pangontra dyan. Pero ngayon, meron na si Justin naka... revenge! Si Justin naka-anti-flash to. Tapos may counter-flash. Galing siya naman. So, okay yan. Yan yung sinasabi ko. Dahil ginawa sa nila, nakagawa sila ng counter-strat. Nakagawa sila ng counter doon sa ginagawa sa nila. So, yun yung ginawa nila. Amazing stuff. Pero si Revenge, nakahanap din ulit siya ng isa doon kay Charles. And now it's a 5v3 situation. Advantage naman dito sa Pacific Macta. And with this, di na ito ipapalabas. Pero si Eloines, nakahanap din isa. Pero si Justin, holding that angle pa din. Magsasama-sama na sila sa wakas. Dapat lang. They need to. Dapat. Pero dyan na si Revenge. Wow! Flash! Kahit naka-flash siya. Malayo pa yung isa. Mukhang, it looked like he wanted to, but napakalayo pa din niya. And Revenge, just 3 kills. 3rd kill na sa round to. That's what I'm telling you a while ago, di ba? Mm-hmm. Kaya lang, mm-hmm. Kasi ang problema kasi sa mga, ito ah. Have you been did you compete sa mga FPS? Dabbing, yeah. Pero diba, na-feel mo yun, pag top team yung kalaban mo, parang iba laro nyo. Mm-mm. Kasi may halong takot. Mm-mm. Dapat yung i-close mo muna yun eh. Para masubukan mo talaga yung kung nasaan ka na currently sa meta. Tama. Diba? Kung gano'n kayo kalayo compared sa top team. Mm-mm. So, tawag namin dyan, sukat. So, sukatin natin, gano'n tayo kalakas. Diba? Tapos yung walang expectation, hindi nyo na-expect manalo, pero you want just to try, gusto mo lang makita ilang rounds makukuha nyo. Tama. Gagana ba yung play nyo sa mga top teams? Tamang-tama kasi dyan. Ngayon, wala silang makukuha rito, wala silang makita. Di nila alam kung gagana yung play nila. Wala silang set play. No set play, no execution na gusto nang gawin. Ang napatunayan lang nila na, uy, ang gagaling pang deathmatch ng Macta. Tama ka. This would just go down to the basics of the just of any team. Just have a set plan, set attack, set execution. Tapos ganahan nyo yan. Pero yeah, okay. Tapos sila. 3v4. Kailangan nila convert to. Convert na nila to. Justin's able to find for one. Na-trade off na din niya. Yung lurker na ano yan. Lurker ng GB. Ay, si Aldrin. Maganda yung position niya dito. Justin. Prosper yan. Ito si Aldrin. Great set trap. Aldrin is activated. At dahil dyan, clean up na lang siya. Ayun nga. I agree with you there. They just need to have a set execution. Feeling ko naman yung sa team ng Gaon Gaming Team 2, meron naman sila. They have some form of set play. Surely, siguro kahit papaano meron. Yeah, umabot sila rito, pero parang na... Ano yun? Natakot sila. Parang nagbagong laro nila, no? Oo nga. Parang nagbagong laro nila kasi Macta. Macta, oo nga. Surely, they should have like some form of like set play that kasi they can. Kasi talon-talon na. Tinamahan nyo ni Revenge kanina. Ulitin mo na naman. Ayan na nga. They're just, ngayon, parang playing for picks na gusto na gaman nila. They're not even playing for picks. I'm not sure what they're doing. Hindi ko maintindihan ang ginagawa ng Gaon dito. They're waiting, okay? Pero default. After, kunwari, ito ha. Di ba may smoke dyan? Usually, you're going to wait for the smoke to disperse. Pag wala na yung smoke, sorry, go tayo.
kahit na contact play, kahit ano pa si play, pero ngayon sa kanila wala silang ginagawa, wireless. Wala nga talaga. Tapos ang nangyayari, napipick sila isa-isa, napipick yung long A, napipick yung middle, napipick yung B. Tapos walang nangyayari, kumbaga hindi sila natututo. Tama ka nga dyan, partner. And ito na nga, still 5v5 situation pa rin ngayon. Pagpanalo sila dito, love set na talaga to. I don't see a world where Pacific Macta does not just win yung attack side nila, last round nila, 'di ba? Parang tingin ko yung first round ng ano, ng attacking side ng Macta. Oo. Buhos ng talaga. So, tingin mo, ewan ko ha, if they're going to disrespect GG2, bubuhusan nila yan. Pero kung gusto nila talaga i-close na, eh, pe-playan nila yan. Wow. So, tingnan natin ang gano'n. Reactive, ano. Ayun, ganyan dapat. Ito. May ginagawa sila. Yan, maganda. May ginagawa kayo. Hindi great. Pwede yung kanya-kanya kayo isa-isa. Ito, okay to. May ginagawa sila. Okay. Diba? Yan yung request natin. Great start sa offense. Pero MVA. Dalawa yung lurk nila. Walang satellite, no? MVA. Nakahanap ng dalawa? Yung dalawang lurk. Revenge na. Nakahanap din lang siya ng isa. Ayan, and now the retake galing sa Pacific Macta is so clean. Oh, okay. Sabihin natin natalo sila sa round, Ralph. Diba? Partner, natalo sila. Pero at least may ginawa sila. Alam na. Oh, di ba? Alam nila, okay. Next time, ito gawin natin. Diba? At least watch lang yung flank. Oo. Yun lang, diba? Diba? Ang nangyari ito, dalawa ngayon, ano nila, anti-backstab nila. Ba't isa lang yun eh. Tama. Diba? Tama, dapat isa lang yun. Pero, yeah, at least doon may natutunan sila sa round na yun. Oh, ito na nga. Anong gagawin ng Macta? Buhos ba? Mukhang bubuhos sila, partner. Oh, bubuhos sila dito sa B area sa warehouse. Ang una nila lalabanan ay isang member lang na nandito ay si Eloynas. Si Brett Verna. Hulog din silang dalawa. Si Brett at si Eloynas galing sa kamay ni Adrian. Nalasan pa ni Revenge. And now, love set na to, partner. It is currently a 10-0 Pacific Macta. Congratulations sa unang love set natin dito sa ngayong araw na to. Tignan mo naman yung ngiti ng mga batang yan, no? Confident na confident. Oo. Seryoso. Tignan mo naman. Grabe. Well, anyway, good job sa Macta. Sabi ko sa, I've been seeing this miles away. 2-0 nga eh. Kaso, Mexico, iba yung story dyan. Yeah. Medyo makakita tayo ng, siguro kung isusuppress ng Gaon Gaming yung takot nila sa Macta, makakita tayo makaka 4-5 sila. Dapat lumaban talaga sila. Kailangan na lumaban. I mean, dun sa lahat 10 rounds na nakita natin, last round lang tayo nakita may ginawa sila. Last round lang. If they did that round 1 pa lang, okay. at least malalaman nila. Sabihin natin, ito yung pagkakaiba guys. 10-0 yung ginawa ng Gaon. Sa 10-0 na may ginawa sila, at least natuto sila. Alam nila na, dapat di na natin gagawin to. Dapat di na natin pipick to. May problema sa execution. May nababago sila. Di ba? May problema tayo sa push, may problema tayo sa execution. Tama ka dyan. Ngayon, doon sa first 9 rounds, wala silang nakita eh. Wala. Doon lang sa last round, yung pinaka-last round lang yung may sinubukan sila. Sabukan nga natin, pag nawala ito yung smoke, push tayo, ano mangyayari. Nalaman nila, makukuha nila. Isipin mo, pag ginawa nila yung step-by-step round per round, di ba makakiskos sila dalawa, tatlo, kahit pa paano, may na-adjust sila. Tama. Kapag wala kang ginagawa round per round, wala kang ma-adjust eh. Kasi tama. Sabi ko nga sa'yo, dito sa larong FPS, first round, pakiramdaman yan. First round, first second round, for info gathering, third round, ganun pa rin. Tama. Fourth round, may gagawin kang play. Okay, yes. Wala naman sila nakuha info ng mga no first couple info of bros, at diba? All. Kasi napipick sila ng ganyan para silang dine-deathmatch. Oo nga. Narabe, napalakas yan. And ito na. Kung makita mo itong highlights na ito, basically deathmatch highlights lang ito ng Pacific Macta. Eh. Tama ba pinasukan natin server, direct? Tama ba yan? Parang deathmatch yata ito eh. Pero Pacific Macta, napakalakas din talaga. Gaon Gaming, I really want to see yung laban nyo. Magpalaban kayo, especially dito sa mapa ng Mexico. Malalower nga yung impact, sabi nga ni Zero to kanina. Malalower nga yung impact ng sniper ni Revenge dito. So, that's one player less. Okay. But it's still Revenge. Okay, kahit na malower impact ni Revenge, yung apat malupit din. Oo nga eh. Pero ito na nga, Gaon. MBA, lahat na. Okay lang ma-10-0 kayo, pero at least may ginawa kayo. Para may mabago kayo, may improve kayo. Ang problema, pag sobrang takot kayo, tawag natin nga ito, di ba, mga tirang takot, galawang takot. Sa sobrang takot nyo, wala na kayo natututunan. Tama. Tumapang lang kayo, kahit ma-10-0 ulit kayo, pero pag lumaban kayo, ginawa nyo yung mga plays nyo, sinubukan nyo yung mga gusto yung gawin, at least may na-adjust na tututunan kayo. Ang problema, malaking depression, Ralph. Yung 10-0 na wala kang ginawa, 10-0 na may ginawa ka. At dito, good news sa kanila, Mexico. Mexico. Kahit papano, I expect them na makaiscore at least
4 man lang. Di ba? Oo. Just 4 man lang. Ano it's going to be great. Yeah. Yan, I agree with you. Especially nga dito sa mapa na ito kasi this map, puro rat-ratan lang to, di ba? Actually, lots CQC. Minimal strategy. More on firepower at yung trade kills. Oo. More on trade kills and firepower. Tama. Pero Pacific Macta, napakalas din ng firepower nila. Given naman. Pero Gaon Gaming, malas bumalag yan. Malas din naman bumalag yung Gaon Gaming. Well, let's see. Gaon Gaming Team 2. So, mas gusto ko yung chance nila dito sa Mexico kaysa sa... Tama. Dyan, partner. So, pero ito ha, guys, ay mananaw na dyan. Yung napanood ko yung port ng ano sa APAC ng Pacific Macta, yung weakness nila, bigyan nila ng paraan. Yung nga, yung may smoke static lang si Revenge. Pinaplash sila doon. Tapos yung si Revenge umiikot, yung bago rin yun. Ayun, maganda yung mga... Yung sinasabi ko, natalo sila doon, pero may natutunan sila. Yun. At least they know. And yung maganda, yun incorporate na nila agad sa next, oh, sa next na kalaban nila. Ganun talaga eh. Kailangan mong subukan na subukan eh. Kasi kahit na, sabi ko nga sa'yo, pinaka lowest tier na team na mga kalaban mo, meron siyang alam na hindi mo alam eh. Mm-mm. Meron silang alam na play na hindi mo alam. So, pwede mo masubukan yun. Tama. Kaya, tama itong ginagawa ng Pacific Macta. Alam nilang dominating, they can win in dominating passion. Yung discipline naka-activate. Tama. Para, di ba? Kasi isa sa problema ng Macta dati yung disiplina. Ngayon, tingnan mo naman yung disiplina, Diyos ko. Tama. Alisa, now. Isa lang yung nag-overpick, so nag-overpush. Revenge lang. Isang round lang yun. Nanalo naman sila doon. Pero, dati, marami kang makikita ng overpushing. Yes. So ngayon, kahit na 10-8-0 na, hindi pa sila nagpo-push. Yes. Diba? Ang napakalaki ng... Napakalaki ng natuto nila, diba? And it's very impressive in such a short amount of time na ganyan talaga. Hindi, kasi pro team sila eh. Pro team sila. So, ang ganito yan, kung yung team mo did not improve from that one loss or from that loss, huwag na kayo mag-team kasi ibig sabihin, wala kayong future. Diba? No, I'm being frank here. Kasi ganun talaga eh. Kung nari, natalo na nga tayo, na 10-0 tayo, tapos di pa tayo natuto doon. Tapos next na laban natin, ganun ulit, di tayo natuto. Tama. Eh, huwag na kayo mag-team. Tama. Mag-Mario Brothers na lang kaya. Mario Brothers? No, man. Alam mo ba yun? Very funny. Mario Brothers? Oo. Alam mo ba? Mo ba may last name si Mario? Alam ko. Ano last name? Dude, I'm an old gamer. Sige. Mario. Wow, okay. He knows. I'm an old gamer. Kaya Mario Brothers yun kasi... Mario last name. Mario, Luigi, Mario. Oh, wow. Okay. I've been playing since 1987. I'm sorry. 1987? Dang. The family ko, alam mo yung Atari? Oo, naalam ko yun. Alam mo yun? Atari, seriously? The Atari game console. Yeah. Alam mo yun? Yeah, but I never played it. Oh, yeah. Okay, I played that Atari. Game Boy lang ako eh. Ang dati yung ping pong namin, yung dalawang ganun lang. Ayun. merong platform dito, may platform sa taas. So, pag ganun lang siya, diba? O, ganun kayo. Ping pong yun. Oo nga, ping pong. So, yeah, yun. From pong to crossfire. Nabubuko ako sa edad ko rito, ah. Pong? Di ba tawag lang dun pong? Hindi ping pong? Oh, pong lang yun. Actually, merong dalawang klase yung pong yung isa. Meron pa isa. World Tennis, sabi. Pero parehas na. Iniba lang yung pangalan. Hindi, kulay red naman ngayon. Yung puti kasi yung pong. Puti yung parehas. Okay. Ngayon, red na yung plat. Yun lang yung magmamago. Ginawang color masaya lang. Masaya na kami dun. Kasi dati, black and white. Sabagay. Tapos biglang, uy, color. Uy, may color bago na bigla. Tuwa-tuwa namin, uy, akin yung pula, sa'yo yung blue. Wagan. Okay. So, yun lang yung bagay. Naging tennis bigla, yung pong. Tennis, yun ba lang talaga yung color? Oh, tapos meron din yung, ano? Tag dito yung tangke. Tangke? Pero bricks lang yun na may nakastick. Ayun, di ko abot yun. Yeah, meron lang yun. Tapos, ano yun? Yung bricks na bote? Alam mo yung, saan kinuha yung style ng Galaga? Alam mo ba? Yung pagkamatanda ko eh. Okay, pero ayan. Ito lang po tayo sa game ng map 2 ng Pacific Macta at Gaon Gaming Team 2. At makita natin agad bakbakan ang nangyayari dito sa hall area. Si Elder nakaharap din nila sa and now 2-on-4 situation naman para sa side ng Pacific Macta. Advantage na sa kanila. Loiness ang nahuhulog na din. Na-popcorn na din. Brett na lang ang naiwan dito. 4v1. Nakahanap siya ng isa. At least 3v1 naman ngayon, Aldrin. Half HP. So, may pagkalaban dito para yung C4 walang-wala sa kanya. Mm-hmm. And now, 3v1 to. Muntik na?
Tira mo, oh. Kay Revenge? And, ayan. Grabe, isang naging shot na rin ko, boom, that's it. Pero, ito ah, well, pa. Pero oh. Ito, mas gusto yung pagkatalo nila dun. Oh. At least, yung buha nilang lumaban, di ba? Oo. Oh, oh. Palaban. Palaban oh. Ang talo nila dyan. Ayan, yan. Ayan. Revenge with the shot. Nakahanap siya ng isa doon kay Charles versus Brett Rumes back then para sa team niya. Now, it's a 4-on-4 situation naman ngayon. And Revenge ulit nakahanap ng dalawa. My goodness. Dapat talaga pinag-flash nila yun eh. Oo, dapat talaga pinag-flash out nila yan. And dahil dyan, forced out of position ang team ng team. Dito sa area na to, si Jam, nakaharap ng dalawa! Si Jam. Ito yung ace player nila eh, si Jam eh. Yan ang gusto kong makita. Dito. O ngayon, dapat mag-usap na kayo. Mm-hmm. Revenge, nakatatlo din. Naka-apat din, mag-ace to si Revenge! OMG. Anong mamimimize ako, sabi ni Revenge. Sabi ni Zero, mamimimize daw ako, pakita ako nga. Pinakitaan niya ako. Ace bigla, second round. Pero, di ba, mas maganda yung pagkatalo. Mas maganda. Mas maganda yung pagkatalo. Mas gusto ko itong nagkilagaw ng tao dito. Ayun. Maganda. Ang unang pick-offs dito. Zyke, nakahalap din sa na-trade-off. Kaya mo, may mga date na yung, ano, yung Macta. May date uh-huh. Sila, ha? Oo nga. May date sila sa, ano, sa center. Ano, center? CR. Pero silang lead gen. That's really good. Oh. Dati kasi wala, di ba? Improvement yun. Medyo binibigyan nila Brett. Nakahanap din ng isa doon kay Aldrin. And dahil dyan. Parang tines drive nila dito sa Gaon. Revenge. Nakahanap din sa NBA. Nakahanap din ng trade-off. Lemon. Nakahanap din sa Eloy Ness. 1v1. Eloy Ness, Justin. 1v1 situation. Wala sa kanya yung C4. Kailangan niya kunin sa kamay ni Justin. He's holding it just like a hawk. Pero iniikutan ni Eloy Ness. Malalaso niya yata. Malalaso niya si Justin. Ay, hindi. Narinig ba siya? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam eh. Delikado to. Now, through the doors, one-on-one. Alam ba ni Justin? Hindi. Lason? Hindi. Shock! Unang peak si Justin. Siya nakahanap. Muntik diba? Na. Pero, okay, 3-0. Pero, alam, at least we're seeing fighting something sa ating Gaon. Hindi sila sumusurrender. Fighting team. Yun. Oh. Fighting team. Maganda yan. It actually came down to a one-on-one situation oh, where diba? It could have went either way. Maganda din yung idea na nakuha ni Eloy Ness doon. Kasi yung first map natin kanina, parang task kamay na lang sila eh. Oo nga. Diba? Ito, sabi ko sa iba, story ang pagdating ng Mexico. Maganda nga. And it is a nice story so far. Kung tuloy-tuloy lang yung GG2, they can come back and they can... Well, yeah, look at this. Eloy Ness, nakaharap ng isa. Good. Now it's a 3-on-3 situation. Mas tama nga, mas planchado ang laban dito ngayon. Oh, di ba? Nagiging 3v3. Kanina parang nag-deathmatch lang sila Revenge. Ngayon, talagang kahit papaano, papawisan naman yung ano yung Macta ngayon. Oo, kahit papaano. Yung gusto mo, ipagpawisin konti yung Macta, di pwedeng, ano, alam mo yung parang, ano lang, parang chill drive lang. Deathmatch lang. Yeah, pero sa elbow, wala naman siya. Ito yung isang problema ng Gaon, na lang isang bakit. Yes. Lagi sila magkakaiwanan yes. Pag kunwari clutch situation. This is a clutch situation, Ralph. So, dapat pag clutch situation, meron ko yung ginagawa, hindi yung hiwa-hiwalay na ganito. Tingnan mo yung, ito, ang ganda ng pwesto ni Zyke dito. Tama ka. Pero, nakita natin kung nasan yung C4 ngayon ay nandito sa B-site. Yep. Hold natin itong tatlo dito sa A. Retake na natin yung B. And we should win this round, sabi ng Pacific Macta. Ito na. Retake na nga. 3-on-1. Papasok na sila dito. Make sure to clear all the angles, clear all the corners. Ayan, good na kami dito sa entrance. At ay, may flash pa nga eh. There we go. Utility coming out, giving no room to breathe. Okay, alam nyo na, nasan si Lemon. First kill. Ayan. Ano, dun na yung ano. Rest back. Okay, ang hirap, no? Kaisipin mo. Nakakapalit. So, sa mismong site, they don't disrespect. They still use utility. Flash pa din, papasok. Malaking ano, improvement sa Macta yun. Ha? Very, very good talaga sa Macta. Isipin mo, 3-0 si Trigo dati. Oo. Nasa base na yun, di ba? Wow, Revenge. Nakahat ng ulit ng kill din kay Charles. Na naman dito. Ganda ng disiplina ng, ano, ng Macta dito Macta, ngayon. Macta, napaganda. Maganda kain ng mga tao yun. Napaganda. Kasi, for sure, pare. Alam nila for sure na kaya-kaya nila tong kalaban. Mm-mm. Pero they're still
sticking to the game plan. Oo. Di ba? Nasa game plan pa rin sila. Tinulang sinasabrahan yung ego pick, revenge. Tapos revenge is making it work sa statue na dito sa Mexico. NBA din. Nakahanap din ng golden headshot dun kay Loines. And now, 2-1-4-5 situation. Paubos. Si revenge makulit, oh. Uy! Si revenge na yung nag-overextend. Gulo-gulo lang eh. And now, Surprise! NBA cleaning up versus side. Natutuwa kay revenge. Bigyan may tumatro na nakapistol. Oo nga eh. Tapos biglang lalabas niya sniper niya, tapos biglang boom! Pero pansinin mo si Revex naka-deagle. Yes! Yes, naka-deagle. Ay, naka-deagle na kaya. Cold pala yan, cold blood natin. Hindi ba siya naka-deagle? Na-cold ba siya? Okay. Okay! Aloynes ang hanap ng dalawa. Jam nakahanap din ng isa pa naman yan. Kasi yung C4, iiwan nyo! 4v2 situation, pero maganda. Isa na lang dito. Information! Alam niyo na nasan si Brett and great double pick galing sa side ng GG2. One round galing sa side ng GG2. Good. Pero di ba, sabi ko sa iyo, mas maganda yung mga pagkatalo nila, natututo sila. Tama. Kasi pag natatalo ka bawat round, makagawa ka ng sinasawag natin counter-strat. Oo. Di ba? Pag wala kang ginagawa, anong ka-counter-strat mo? Medyo maganda rin yung counter-strat at least galing sa side ng Gaon Gaming 2 nung round na yon. They were able to use utility entirely against this guy event. It worked out. Red nice nakahanap ng first blood dun kay Justin sa round na to. And that does give the advantage dun sa side ng Gaon Gaming Team 2 na stranded na lang sila dito sa mga sites. Capitalize sila na. Tamang-tama ka. They must execute as site. Kahit anong site dito, piliin nila dahil mag-execute sila sabay-sabay sa site. Nag-iisa-isa na naman sila eh. Yun nga eh. Nakahanap ng isa. Revenge nakahanap din sa buti ng si Heroin. Nakahanap din ng trade card. Paano? And si Jam din. Okay, 3v2. Good. That's really good. Nakahanap din kay Zyke. And there we go. Second round para sa inyo. Sabi ko, at least 4, di ba? O dalawa pa, GG2. At least 4. Oh. Let's see it. Great. Great. This is much better talaga than what we saw in 4 today. Mexico, sabi ko sa iyo, iba yung story rin. Hindi sila mga sisiro. At iba yung laro nila dito. Mas matapang sila rito. Mas matapang sila rito sa mapa na to. Siguro mas may practice sila kahit pa paano dito sa mapa na to. Hindi, pero isa sa best map nila is sport eh. Oh, mas, siguro na-minimize yung takot. Mm-mm. Parang nag-ano sila na, oh, natalo tayo kanina, 10-0. Sige, gawin lang natin gagawin yung sila na pag-usap ng mga to. Tamang-tama. And now, makita natin dito yung limang members ng Gaon Gaming 2. Mukhang may gusto nilang gawin dito sa... Ito, late card para sa boxes. Oh, maganda yun eh, dito sa box. Pero, magandang damage. Oh, ganda yung damage yun. Prevent Justin din, nahulugan din ng damage. And now, it's a much doable entry kung gusto nila pumasok dito sa A. Pero mukhang hindi naman. Pasok na isa, si Brett. Hindi pa. Ito, ang lalim na. Napakalalim na nga. Dapat tumama si Revenge dito. Lemon, huwag ka mag-peak ka dito. Si Revenge yung nasa likod ng generator na yan. Ito, kumahanap mo ba siya? Yes, no, peak, wala. Okay, good. Now, Revenge, piso na lang ang buhay. Buhay pa siya somehow. Pero, sniper, one shot, it's all it takes. Don't make that mistake. And, makahanap pa ba siya nandito ng isa pa? Muntikan na. But, okay, Pacific Macta able to clean it up. Yes, last round for the first half. Pero, di ba, di ka ba mas natutuwa ngayon sa kanina? Di ba, kanina para tayo nanonood ng deathmatch. This one, kahit paano nga, sabi ko na ginagawa sila. Pero I want to see an execution from Andy. Dapat mag, ano yun eh, 4-1 usually. Then try nyo lang, 4-1, isang flasher, tapos apat dito sa... Oh, Zyke! Tumatalon na headshot na walang... Okay, Charles then. Clear nila si Brett actually, pero... kung mas malas ang part tayo ng kalaban, Charles, at least nakahanap din siya ng isa. Doon naman kay Revenge. Nahulog na ang sniper galing sa side ng Macta. Iwan lang dito. Si Zyke, mahanap ba dito si Charles? Muntik na. Nate does go out. Na-damage on tayo dito si Charles. And now, may execute. Nag-gusto ang gawin dito sa GG2. Dito sa A area. Aloynes ang hanap sa Zyke with the trade. And Lemon is able to clean it up. Doon kay MBA and Zyke goes down. GG2 gets their third round. They needed that. 6-3, much more better than 9-0. Tama. Yeah, much more better than 9-0. 6-3, bibigyan pa natin pag-asa down dito. Tingnan natin anong klaseng depensa ang papakita sa atin. Okay. Dalawang tao dito sa CR. Tatlong tao din gusto pumunta dito sa A site ng Gohold. Ay, hindi. Tatlong tao pala dito sa A site. At dalawang tao dito, medyo passive na onte sa CR. Mm-hmm. So, anong magagawa dito ng Pacific Mac na nag-slow down sila? Meron nakita dito sa sobrang sa passive yung ginagawa nila, no? Oo nga. Ayoko nung ganito eh. Ganito ka passive.
Mm-mm. Kasi pag ganito ka pase, pwede kang i-burst eh. Ito, magugulat tong sewage. Magugulat. Ayan na nga. Magugulat nga si Lemon, si Justin as the first person of contact. Ayan na nga. Okay. Maganda ang trades. Galing kay Jam, tsaka kay Brett at kay Charles. Now, tatlong member ng Pacific Macta ang nahulog dito. Pero si Revenge, nakahanap din ng isa para sa kanya. Now, Aldrin, low HP. Revenge, full. Tatlong members ng GG2. Medyo mababa na. Nahulog na din si Aldrin. Now, it's a 3-on-1 situation. Revenge lang ang naiwan dito. Last kanya yung C4. He does have a sniper. Anong gagawin niya dito? Mukhang mag-rotate siya dito papunta. Alam mo yung situation na yun? Dapat merong smoke dito sa door yun eh. Mm-mm. May smoke tama. Dapat sa door. Kasi they just leave that angle open. Yeah. Actually, after that smoke, may nagpa-flash pa galing sa CR. Clean up ganito GG2. Ayan na yung 4 rounds na sinabi mo. At least 4, malay mo. At least, di ba, alam nila, ngayon, mapag-usap sila, oh nga, no, dapat nilaban natin, ha, di ba? Oo. Nagkakaroon kayo ng confidence as a team. Tamang-tama. And mas now, gusto ko to. This is good. This is exactly what we want to see coming up from teams in this tournament. And makikita nga natin dito, iba na naman sila ng setup. Isang tao ang sinend nila dito dun sa CR. Onting laban tapos nag-back. Okay, that's good. At least may onting presence sila galing dun sa CR. And the passive play, it helps then kahit paano. Pero sewers play ulit ang gusto ng gawin dito ng Pacific Macta. Will it work? Will it work this time naman? Kilala nila yung smoke dito sa door para ano. Ito, meron na silang ano, sasay. Nice adjustment. Di ba? Counter-strat. Look at that counter-strat. Great counter-strat. Justin, may nakahanap for si Brett. Nakahanap din ang trade. Nakahanap pa siya ng dalawa. Stepping up for his team. Pero yan na si Zyke. Yes, yes, sabi mong counter-strat. Oh, wow. Great trade-offs. Now, MBA. Zyke, low HP silang dalawa. Oh, yes. Kayang-kaya to. Oh, they can do it. Pwede silang may pag 6-5. Pero oo nga, na, alam mo naman yun. Lason! Ba't galaw ng galaw si Brett? Alam mo kung nasan yung bomba, di na kailangan gawin yan. And now, the bomb will be dropped down dito sa B-side. My God. 1-on-2 situation, Charles versus NBA. Nasa likod si Zyke. And Zyke. He's coming from the back. Generator, okay, nakahanap siya. Si NBA, pero si Charles, alam niya kung nasan si Zyke. Pero he just pros don't fake ang sinabi ni Charles at nakuha niya against Zyke. Yan ang gusto ko. Yeah, 6-5. Oh, di ba? Iba yung story rito. Nilalaban ng Gaon Gaming na ngayon. Mukhang close game na. 6-5 eh. So, hindi mo talaga masabi eh. Wala silang laban. So, great fight. Galing dito side ng GG2. Okay, early aggression sa CR. Very good. Don't give them that space. Maganda. And they are holding it this time around. Ang maganda ang basa dito ng GG2. Nakita natin, di nila binibigay itong space na to. Di nila labanan na talaga nila yan. And great hold. Di nila binibigay. Pero and, ano, kailan nila adjust yung smoke nila? Oo. I agree. May gap. Masyadong, ano, masyadong na sa right side. Zyke, nakahanap. Oh, si Aldrin naglag. Naglag. And Jam is able to just find another one. MBA nakahanap din ng isa para sa team. Oh! Charles, Revenge. Charles, 2B1, double 2B1, kill. 2B1. Revenge lang ang naiwan dito. Siya yung may sniper na hawak dito. And the C4 is all the way in CR. Pero si Revenge, nandito sa B. Mahirap to sa kanya. Mahirap to sa kanya. Pero ito, ang good news lang kay Revenge, may separation yung kala. Ito, ang kulit ako! Kalma ka lang, kalma buti ka lang. Wala na si ito, Revenge doon. Yan yung gustong hanapin ni Revenge. Oh, yan yung hinahanap niya talaga. That's the opening that you don't Charles. Need to give. Charles, kalma ka lang. Kalma ka lang. Stand ka lang dyan. Stop Tumay. It, Charles. Kasi they need the round eh. They need this round. Tayo ka lang dyan. Eto, mas gusto ko na ito, magkasama sila. Kahit pa paano. Minsan nga, binibait pa namin yung C4. Mm-mm. Parang let him take it, tapos dito tayo sa mga site mag-ano. Naku, magkayawalay na naman sila. No trades pag namatay dito si Eloines. Naku. Ayan ang sinasabi mo, di ba? The bait is not good at all. And anong gustong gawin? Ilason? Si Revenge? Dito sa C4? Aware pa si Revenge? Feeling ko alam niya. Naku, di, malalaso si Revenge. Malalaso siya. Oy! Ay, multi-counter. Pero as a clutcher, yun yung best scenario para sa'yo, magkihiwalay yung kalaban. So dapat din yung ginagawa yung guys. Pag magkihiwalay yung kalaban, mas malaki chance na isolated fights nga. Isolated fights. Pero at least, good news para sa side ng GG2. Pero pag yun nakalusot si Revenge, naku, GG pa sila. Good news, GG2 at least na-tie score nila.
ang side ng Pacific Macta here. So, 6-all ang score naman ngayon. At Pacific Macta, they are starting to just nice play pick. A bit more. Just, I don't know. They're trying to find more counterplays for yung sa defense ng GG. Wala yatang kalaban sniper si Revenge eh. Wala. Di na dry pick niya lang yung mga kalaban. Mm-hmm. Yan sinasabi ko. Pag yung alam mong walang sniper, tapos alam mong dominating ka sniper, we have the freedom to just pick it. Ayan. May onting damage na nangyari dito kay Jamnate. Spam! Muntik na ma-popcorn dito si Eloines. Pero he's able to get out of the way. And now it's still a 5v4 situation for Nahulog. Si Revenge dito kay Loynes. Wala na silang sniper sa side ng Pacific Macta. And papasok nila sila dito sa door. At gusto nila i-take yung B-side. And Loynes is just ready and waiting para sa kanila. Para si ZYK. Alam din niya. At dahil dyan na kuha nila ang B-side. Now it's gonna be down to a 2-on-2 retake situation para sa side ng Gaon Gaming Team. Ang unang hanap dito si Jam. Nahanap niya si Zyke. Pwede makalason. Si Aldrin ko. Charles Aldrin. But Charles is able to find the kill. And yan. Wow! 7-6! Nanilead. Now they're leading. They're leading. Di ba sabi ko, kalaban mo Macta, this is the map that you want versus them. Tama. Mexico. Ang problema dito ng Gaon, if they're going to win this map, Black Widow yung susunod. Tama. Right now, they just need to focus on this map, winning this map. They really do need to focus it. All they need is three. Tatlo na lang kailangan nila. That's a good start. No more sniper sa side ng Pacific Macta. Maganda yan. Maganda ng defense na galing dito sa GG2. I like what they did. Nung unang two rounds, they are able to just parang binabasa nila yung Pacific Macta. Alam nila kung nasa sewer sila. Kung nasa sewer sila, ready sila. Kung nasa CR sila, ready din sila. So, that's really good coming out the side ng GG2. The nade, unfortunately, wala nga nahanap. Mali nga yung bato. So, now, one less utility. They are still able to throw it out at mukhang gusto nila lumabas dito sa CR pero wala pa din talaga yung namahanap dito ako na pick kahit papano. May onting damage punta dito kay Brett at palaban pa dito si Brett since low HP na nga siya pero Justin is the one who's able to find the kill dito kay Jam. Percy Loynes na hanap ng Drake. Charles din nakanap ng isa. Brett Zyke is now alone against Lemon but Lemon is able to clean it up. Ang ganda ng ginagawa ng Gaon dito. Two rounds na lang ang kailangan nila. Ang Mexico, minimal lang ang strat, more on trade frag and tama. Firepower. Okay, sinasabi ko, di ba, sabi mo, firepower sa Macta. Sabi ko, may firepower din ang Gaon. Tama. Meron din firepower ang Gaon. Kasi sa strat talaga nagkakatalo eh. Pacific Macta. Okay. Very good with this. Kung ako Macta, next time, ban Mexico. Ban talaga Mexico. Kasi minimal lang strat dito eh. Minimal ang strat dito. Mm-mm. And ayun, parang round one lang ulit. Gusto nilang gawin. Pero di pa rin dapat mag-relax ang Gaon dito, ha? Di nga. Nako. Oh, Revenge. Great shot. Familiar ako sa play na yun. Dahil sa shot na yan, papasok na din sila. And that is the contact that will start the whole execute. And the numbers of GG2, nahuhulog na sila. And ayun na nga, si Eloynes na nahulog. And ayan, Pacific Macta, di sila magpapatalo. Of course. Kahit lamang ang GG2 rito, I still call Macta will recover. Tingnan natin. Maganda na itong ginawa ng ano dito. Pero yung play na ginawa ng ano na yun, kung tiram mo, kung paano napapagana ni Revenge, best way to play Mexico as a sniper. Tama. Play for picks. Pero dito sa bridge, dapat gawin ni Revenge, hintay niya mawala lahat ng smoke, saka siya kumalaw. Mm-mm. Steady po sila muna siya. Kasi namatay siya kanina, tinas may smoke, pinatagusan lang siya. Tama. So ngayon, pag wala na smoke, saka siya umakyat. Tama. That is a good idea. And, Pero ito, kita niya yan eh. Good shot. Aldrin, makalason ka ba dito kay Eloynes? Ang tanong, slowly but surely siya. Gusto niya pumasok dito, pero smoked out nga siya. So, kailangan niya irespeto to. Hindi na siya magpo-push masyado. And dahil dyan, they are lack information dito sa area na to. Dahil dyan, forced ata sila mag-back. It's a little crack na yan. Kung may mahanap talaga siya, maganda yan eh. Pero, hindi. Mukhang gusto pa din talaga nito. Gawin na extra. Kasi wala information eh. There we go. Oy, Nade! Meron ba? May nadal. Wala. This one? Wala. Oh, no, si Robert, siya sa CR.
Okay, so ayan, the execute. Yan yung delikado sa sniper dito pag may Eloines na hanap ng sa Zyke din ang hanap niya. Nang trade off doon kay Eloines, bomb is going to go down. C4 planted. Now 4-on-4 situation. Ayan na nga si Justin, alis nakahanap ng isa. Jam din nakahanap ng isa. Percy Charles nakahanap ng dalawa. Aldrin able to get the trade but low HP. Piso na lang Charles Brett. They are able to double pick him and they are able to put it to match point. Last one ang Gaon Gaming. Last one. Okay, Pacific Macta. Walang natira sa Ali. Wala natira wala. Sa Ali. Pacific Macta. Nalasok sila ng Ali. Na to. Nalaso sila ng Ali. Maganda ang laso ng Ali ngayon. Yeah. And it's... Na-pinsa. Na, sila parang na, ano eh, naipit sila. Galing sa, ano yun, galing sa beach. Ang ganda. Napakaganda. Nice time. Great. Now, CR Control. Ang gusto talaga gawin ng side ng Gaon Gaming dito. Good hold sila so far dito. If it works, don't... if it works, don't fix it. Zyke, nakahanap ng isa doon kay Brett. Siguro, nalaman niya. Palagi doon nagpipick si Brett. Palagi doon nagsaspam. And he's able to just find that spray doon sa smoke. Eloines, onting damage. Ano nakuha niya dyan? Sa mid area. Pero wala pa rin nahanap ang either team dito. And Jam, nakahanap kay MBA. Oy! Nakahanap kay Justin. Nakahanap kay Aldrin. And now, it's gonna be a 2-on-3 situation. Revenge, nakahanap ng isa. Nakahanap ng dalawa. Ay, hindi pa to tapos. Kailangan nila mag-ingat dito. Jam. Low yung isa eh. Naku, Charles! Mamaya na, Jam, nakahanap pa siya ng isa sa pisong HP. And now, Revenge is alone. One-on-one. Charles, Revenge. Charles, kailangan mo to palanunan para sa team mo. But, Revenge, wala yung C4 sa kanya. Oo, nasa A-sites, ha? Pero wala yung C4 sa kanya. Naghihintayan. Charles, why patience that? Ka lang. Tumambay ka lang yan. Alam niya. Alam niya, nakita niya yata yung C4. Okay. Revenge holding out dito sa door. Si Charles, nandito sa door area. Oh, this is... Timing. It will all come down to timing. Slowly but surely. Nako. Lalakad dito si Revenge. Will he have the reaction time for this? Charles, Revenge, bumalik na siya dito. Okay. Nag-rotate back na siya. Pabalik na dito sa bridge. And naku, nabasa yata. Sa spawn! Revenge still gets the shot! What? What? Seryoso ba yan? Hindi tumama si Charles. Hindi! Hindi tumama si Charles. Nakatalikot na kasi Revenge. Oh. And what? Oh my goodness, Pacific Macta suddenly. That's a lifeline coming from Macta. If they win this, they can put this back into overtime. Revenge ang hanap ng isa. Pero the trade, galing kay Lemon, nahanap niya. 4-on-4 situation na ngayon. This is good enough for Macta. Okay na sa nila to. 4v4 situation, I think they can play this. Dapat lang. They can play this. Lamang na din sila sa situation na to. GG2, sila, they're the ones under pressure. Mm-hmm. So, they are the ones who might crack under that pressure. Pacific Macta, ilang beses na sila. Ilang beses na sila nandyan. They actually, look at how calm they are. They're just planning the play. Anong play gagawin natin? What are they going to hit? So, dapat to tumibay lang sa depensa sa crossbar to. Magtiwala lang ang Gaon Gaming sa crossbar nila. That's all they got right now. Mm-mm. Maganda. And if that crossfire hits, it will be absolutely great. Ayan na nga. They are able to spot Pacific Macta dun sa area na yan. So, bibigay nila yung space dun, especially dun sa Ali. Pero CR, di nila pa bibigay. Pero si Aldrin na naghihintay lang dyan. Lemon holding sewer. Pero makikita ba niya dito ito si Zyke? Ito yung huli ni Zyke. Alam nila nandito si Lemon eh. Huli ni Zyke to. Ayan! What a counter strat. Si Zyke ang nag-counter strat ito. Ang galing. Percy Brett nakahanap ng isa. NBA. Then, Jam. Ano lang ang naiwan. 1v2 situation. Kung na-clutch mo to, edi... ikaw na. No. Number one, Aldrin nandiyan pa. Red light na si Jam. This is too much to us. Alright. Pacific Macta, surely. Pero, that counter strat, diba sabi sa'yo eh, alam ni Zyke na doon naglalaro si Lemon. Kinuli niya. Ooh, NBA one shot is all it takes. And ayan. Man, they had the chance to close it. Oh my God. Ooh, literally. Literally, one kill. 1v1 kill Revenge. Okay, minalas sila doon. Pero yung counter strat doon sa last round,
Yes. Wow, yung Counter-Strike sa last round. Zyke. Ang ganda. Zyke ang IGL eh. So, I believe siya yung nag-Counter-Strike nun. He had to. Alam niya eh. Alam niya talaga na, okay, dito si Lemon. Kasi doon sila inubos si Lemon kanina eh. Oo. So, 4v4 situation, hit natin yung B. Hit natin yung B, pero patayin muna natin si Lemon dito. Oo. Dive pick lang eh. And he knows talaga kung saan siya nakapuesto. Ang galing. Napakagaling. Ganun ka-importante yung counter-strating, guys. That's counter-strating there. Nice job para sa IGL ng Macta. Okay, so sa mga nagtataka dyan kung ba't nawala yung feed natin sa laro, don't worry, may overtime pa naman. Pero tayo. Babalik po tayo in just a while. We reset lang po yung lobby dito para sa game, sa overtime game po natin. Ito, diba? One kill lang. One kung napatay. Kill na lang. Actually, and there's literally my moment dun eh. Na parang malalaman mo. Nakatalikod si Revenge, diba? Oo. Ngayon, itong si Charles, di malaman na dahilan, napatalon siya. Mm-mm. Hindi ko alam kung nagulat siya bigla, uy, dito si Revenge. Kasi nung nakita mo, nung pinatay ni Revenge, galing sa talon si, ano, si Charles, I'm not sure ba kung napindot ba niya yung space bar or dahil sa kaba, sa nerves, I'm not sure. Pero yeah, that's a misplay coming from Charles. Baka nga kaba, baka nga sa nerves. Actually, alam mo sayang, ba? Sayang, no? Ang grabe. Kala ko makakaisa na tayo, Gaon. Ooh. Pero hindi pa tapos ang laban. Pwede pa makaisa. Pwede pa magkaisa. And grabe, they need two wins, diba? Napatalon kasi si Chelsea. Ayan na nga, babalik na po tayo dito sa overtime game na po natin dito, Pacific Macta. Ang nandito sa depensa naman ngayon at GG2 naman, sila ang aatake. Sila ang blacklist dito sa map na to. And it will now come down to a sewers push na gustong gawin dito sa side ng GG2, pero naghihintay dito sa kabila ang Pacific Macta, pero wala pa naman siya mahanap. Revenge, hindi nakahanap. Di naman siya naka-cypher nila. Naka-M4, nakahanap pa din siya ng isa. Revenge, able to get the kill si Aldrin, on Lemon. Pero si Aldrin, tama ka nga, malalasan niya ang buong team. Nakita ng kaya GG2. Siya? Di yata eh, packet ng ano si, ano eh, si packet si Lemon ng ano. Ng, di siya nakita at all. Si Brett packet kanina. Ooh, this is gonna be good. May lasting pa naman din sila galing dito sa side ng Pacific Macta. Okay, Aldrin, ito na. That was a bait throw coming from Zyke. Minimal ito. Naku, may set up! Oy! Hindi lang bait kill! Hindi lang bait throw, bait entirely bait ang entirely. Ginawa. Diyos ko Lord! Ni Zyke doon. Diba? Yun yung mga wala sa stats sheet. Yan ang IGL. Diba? Yun yung wala sa statue. Di makikita sa statue yun yung ginawa ni Zyke na yun? Wala, di makikita sa statue. Pero yun yung dilan. Ba't naka-triple kill si Aldrin? Tama. Yung ginawa ni, ano, ni Aldrin. Ang ganda nun. Oh. Aldrin, ang... diba? Ang ganda nun, Zyke. Great play galing sa team. And now, they're able to get the one. And it's Jamil, at least, is able to find for another trade-off dun sa side ng Gaon Gaming. Daming laban dito. Bakbaka nangyayari dito sa entrance, dito sa alleyways. Jam, tumalon, nakahanap na wallbang pa si Justin at si Brett din. Nakahanap din ng wallbang na gusto niya. Zyke is able to find for one, then Revenge. At least, nakahanap din siya kay Lemon. Pero still, a 3-on-2 situation. Piso na lang ang buhay ni Charles at ni MBA. Ano magagawa ng Pacific Macta dito? Nate, galing kay Revenge. Walang nahanap. But the Flash does find the GG2 team. Pero nahanap si NBA. Revenge lang ang naiwan dito. 1v2 situation. Pisa na lang ang buhay ng lahat ng members dito. Sa sayang. Laban. Pero wow, GG2 gets it. Di ba? Ibang-iba yung laro pag Mexico. Iba-iba yung laro. Kaya kung ako yung, ano, ito ha, suggest ko lang Pacific. Next na laban nyo, ban nyo na agad to Mexico. Parang wala na kayong, ano, wala nang weakness. Yun. Kasi, battle for all to, eh. Itong Mexico talagang rebagan, paswertihan din minsan sa headshot. Oh, spray sang sa smoke, kumahanap ng isa. Spray sang sa smoke. Kumbaga, sabi ko nga, ito yung pinaka-minimal ang strategy. Just pure bakbakan lang talaga. So, ayan na nga, Pacific Macta, early CR even control. Even when we were playing, matigab niya rin dito sa Mexico na ito. Talaga? Naging 5-5, matigab na tayo. Mexico talaga? Oh, kasi, ayaw mo namin kung ba't din natin. NBA na kanta. Oh, that's crossfire. Gabi pa Macta. Macta per si Eloines, nakahanap ng...
trades si Jam din. Now it's a 3-on-3 situation somehow. Justin, piso na lang din ang buhay niya. So kaya pa naman din to sa side ng Gaon Gaming. Ba si Aldrin ang nakahanap kay Brett at mahanap pa niya si Oiloines. Muntik na pero hindi. And walang now, buhay si ano? Walang buhay si Justin wala dito. Wala na nga buhay to si Justin. Percival. Ito! Oh, Jam! Pero yung buhay nilang dalawa, kayang-kaya din to para sa side ni Eloines. All he needs is to find the right angles and just shoot that one bullet on each member of Pacific Macta. Oo. Medyo delikado Macta rito. Brother, medyo delikado. C4, nahulog na. Ngayon, 2-on-1. No utility. Galing sa side ng Pacific Macta. Eloines, kaya mo ito para kunin yung round ulit para sa side ng Gaon Gaming Team 2. Joke lang. I mean, may utility naman din. Flash grenade will time just come out. Nades pa na. Reveal na din siya. Alam niya kung nasan. Oh! And he's able to clutch the round. Eloines, nako. What? Nako. Medyo delikado ang ating Macta rito. Let's see. Lead, di ba? Lead na ngayon yung ano? Lead na ngayon. Gaon Gaming Team 2. Gaon Gaming. Last two sa Gaon Gaming. Last three sa Macta. Tama, tama. Last two, tama last ka. Three. Oh my God. Grabe to. Ang intense pala ng laban na to. Oh, Mexico, it's always like that. Pag Mexico, it's always like that. Kung ikaw yung underdog, pick Mexico. Mm-hmm. Pag underdog ka and you know that you can take them firepower versus firepower, labanan mo nila agad. Take Mexico. Kasi, well, sabi ko nga, ang lamang ng mga lumang team at ng mga pro team sa isang nag-uumpisang team, lalo na kung nasa, kunwari, parehas silang playoffs team, di ba? At itong pang Gaon Gaming, playoff team naman yan. Mm-mm. Eh. Ay, pantay na yung firepower halos yan. Kumbaga, nakap na nila. Na maximum na defense yung pag-sniper niya, na maximum na nung sniper niya na pag-sniper niya. Kumbaga, hindi na nagkakalayo. Tama. So, ang pinaka lamang lang ng mga mas lumang team sa inyo, mas mga pro, yung mga pro team, ay strategy. Okay. Mas ano sila sa strategy. Okay, revenge. Nakahanap siya nice ng unang pick. Oh. Okay, good if start. If they're going to continue this, yung pick play, kasi for me, if you have a sniper in Mexico, you need to play like this. Yung ginagawa ng, ato to ah, bago ng Macta to. Mm-mm. Bago improvement ng Macta to. Ginagamit si Revenge sa Mexico in the blacklist side. Tama. They're playing for picks, so good siya. Kaso naka-pick si, ano to, si Revenge. Si Revenge din. Nahulog. Wala na yung sniper galing sa side ng Pacific Macta. Good trade galing kay Charles. Ngayon, ano nang gagawin? Anang Pacific Macta para makahanap ng any form of control dito sa spaces ng Macta to. Lang uy! Nakuha ni Aldrin! Nakahanap, nakuha pa niya si nice Aldrin doon. That's so important para kay Eloines. Yung pinto yun. Si Brett na nakahanap kay Justin. MBA, buti na nun. Good for the trade. But, oy! MBA, nakahanap ang dalawa. Okay. Oy! That low and kay MBA. Eloines na lang ang naiwan dito. Mahirap to para sa kanya. Kanina naklas si Eloines, pero dalawa red light. Yes. This one is going to be harder, much more harder. Siguro kung nahanap niya si MBA muna, that would be good. But alam na nila kung nasan si MBA. Alam na nila kung nasan si Eloina. So, di na nila lalabanan yan. Nakapista na lang pero, si Zay. Pero, di ba, alam nila nasan si Eloina. Alam ni Eloina nasan yung isa. Okay, wala eh. Kinuha ni Eloina yung battle kay Zay. Okay lang ginawa niya. I got no problem with that. Okay yun. Okay, wala eh. Tapos sinabol niya yung Sito. So, paano? That's good. Okay lang. Sinabol niya yung Sito. Talagang napatay lang sa Rizek doon. Okay, so match game. Tight match ulit ang nangyayari dito. 11-11. Make a wish, GG2, that you will, you know, somehow take this round from Pacific Macta. Oh, yan ang magandang start kay Lemon. Kay Lemon. Magandang start na yan. So, let's see what will happen. Para sa side nila, grabe! Aldrin takes a lot of damage. Granada rin si Brett, ha? Oh. Ayan, okay. Muntik na din. Wow. Great start! Jam din ang kanap na yung sabi. MBA is able to find a trade. Justin din. But Charles is able to find one. And MBA, grab it to si MBA, ha? So rounds na where it matters. He's really picking it up, especially dito sa overtime. Ito, 2v1. Alam niyo, mag-aimwalay, oh. MBA, dapat mo mag-ace para panalo nito, pero it's too much to ask as GG2 takes another round from Pacific Macta. Last one. Last one.
Last one, last one ng GG2. Makakita ba tayo ng one map upset? Ay, let's see. Pero this is a good start for Gaon Gaming, ha, pag nakuha nila itong mapa na to. And the next map is going to be Black Widow, mapa ng Pilipino. Oh my goodness. Pacific map. Oh my God, Ralph. This is shaping up a good match, bigla. Right. Hindi, 0-10, tapos biglang ngayon, 11-12. From 10-0 to like this, Gaon Game, parang nag-level up, nag-super saiyan bigla. Oo nga, linabas na nila lahat ng gusto nila ilabas. And now it's gonna be still a 5v5, nag-slow down yung dalawang teams na to. Pero si Brett ang unang nakahanap ng pick. Oy! And si 3v4! Justin, 3v4! 3v4 na ngayon ang situation. Di ko ito mapaniwala. Ang... Napakatindi na ito. Pero di pa sila pwede mag-relax dito. Di pa. Laser focus dapat. No. They all need to the close more. This. Gaon 4v2. They have the lead. They need to close this right solidify now. Solidify na nila yes. Yung crossfires nila dito. At mukhang ito ang gagawin nila. Charles and Brett, maganda yung crossfire dito. Triple crossfire nga eh. So, let's see if they'll be able to find anything here. Nothing. Wala nahanap ng Pacific Macta dito sa sewer area. Gusto nyo hanapin si Eloines pero hindi niya yung bibigay. Oy! Joke lang, si Zyke nakahanap kay Eloines and that's bad. No! Charles din ang mahulog. Pacific. This is not happening, Gaon Gaming. Why are you throwing? Brett, nakahanap ng isa. At least now it's a 2-on-2. Zyke, mababa ang HP. But Justin, still full. GG2, full HP din silang dalawa. Now, it'll all come down to timing. Reaction, saan sila pupunta? And the timing! Brett is able to find one kay Zyke. Justin na lang ang naiwan dito. 1v2 situation. 2v1? They have to know. The C4 is being planted and now it's gonna be a retake. GG2, wag nyo ito itapon. Nabahan nyo na yan versus si Justin. 1v1! Oh, Brett is able to find it. And nice GG2 nakahanap ng one map upset dito. Kay Pacific Macta, we're going to map 302. Yes, that's so surprising. Wow. Wow, Gaon Gaming. From 0-10 to map win. From 0-10 to one map versus Macta. Grabe, papasok tayo sa map 3 mga kaibigan. Yan, ito ang masaya dito sa mga esports, sa Crossfire esports. And this is exactly what we wanted to see. I think Gaon Gaming, sabi ko nga Gaon Gaming nag-research to. Oo. Binan nila yung subbase, pero wala silang makagawa. Sabi ko nga, di naman nila pwede iban parehas na port sa subbase. So sila mapaban nila. Tama. Nilaban nila yung port at na 10-0 sila. That's okay kasi mapa naman ng Macta yon. Pero kaya ko sinabing nag-research itong Gaon Gaming is because pinick nila yung Mexico. Alam nila na mas may chance sila sa Mexico versus any other map. And grabe. Black Widow ba o compound yung last? I think compound eh. I think it's compound. Hindi siya compound, Black Widow. Diba? Compound. Oo, compound. So, nag-research din talaga ito. Yeah. Kasi ang binan ng Pacific Macta. Binan ng Mexico. Ang nagban ng second ban ng Gaon Gaming is Eagle Eye. Medyo doon lang di ako agree. Sana nag-Eagle Eye kayo. Mm-mm. Kasi ayaw ng Macta ang Eagle Eye. Mm-mm. Hindi nila nilalaro yun. So, medyo pangit yung research yun doon. Pero okay pa rin, compound. Okay pa rin compound. Pero baka din sabihin na, pwede din natin sabihin Gaon Gaming, pagdating sa Eagle Eye, di, wala din sila masyadong practice doon sa mapa na yun, di ba? No, that's the problem. Kung alam yung binaban ng top teams o ng mga higher teams sa inyo ang isang mapa, doon mo dapat pag-aaralan yung mapa tama na yun. Tama. Doon ka dapat, doon mo dapat gagawa ng play, doon yun dapat kayo magpo-focus. Tama. Kung saan yung binaban. Kasi ang tawag doon, surprise pick. Pag di nila pinick yun, pag di nila binan yun, bigla mo ipipick, surprise pick yun. Tama. Maupulat sila doon. So, yung tip para sa mga bagong teams dyan, kung nakikita nyo lagi binaban ng isang top team itong mapa na to, yun yung pag-aralan nyo. Kasi doon kayo mas malaki yung chance yung manalo. Tama. Ito, makikita natin yung highlights dito. Galing sa dalawang teams na to. Grabe. Lux lang talaga ng bakbakan. It all comes down to timing. It all comes down to trade. Sabi nga sa'yo, sa mapa na to, laging ganyan lang yun. Ito, ito sinasabi natin 1v1. Nakatalikod. Hindi pinakita. Hindi pinakita. Ibang round din eh. Ito yata. Ito yun. Ito nga yun. Ayun, napatalon. Tumalon siya eh. Ba't siya napatalon? Ano yun, napindot niya ba? Pero anyway, nanalo naman sila. Pero doon pa lang dapat tapos na eh. Oo. Diba? Tama. Doon pa lang tapos na eh. Tumalon, diba? Oo. Sabi sa'yo eh, kinabahan yun, tumalon yun eh. Grabe. Ito, nice clutch coming from Eloines to. Ganda naman siya rin. Perfectly executed. Marami rin mga clutch.
marami rin yung mga clash ang Gaon Gaming sa mapa na to actually. Mm-mm. Mm-mm. Marami rin. And so to, move forward tayo, brother. Compound. Oo. Malakas ang Macta. Sa compound. Malakas ang... Di ko alam anong gagawin dito ng Gaon Gaming. Pero if they did their homework, may mga weaknesses ang Macta sa mapa na to. Let's see kung nag-research talaga. Yeah, let's see it. And we will see Map 3 pagbalik po natin dito sa break natin. So please stick around kasi after this, it's papasok tayo sa Map 3. So please, stay tuned. Hello, welcome back po dito sa Crossfire Summer event po natin. Ako po ulit si R2G at ito si Zero Two. At ang tindi ng laban na nakita natin between Gaon Gaming Team 2 and Team ng Pacific Macta, di natin na-expect at all sa Map 2. Yeah, I called it 2-0 actually. Ang in-expect ko lang, 2-0, dikit yung Mexico. That's what, yun yung in-expect ko actually, to be honest with you. 2-0, Macta panalo, pero tikita Mexico. Mm-mm. Nagulat ako, Mexico, natapos ng Gaon. Grabe. Grabe talaga. And now? And ito, compound. So, tingin mo ba, ito, kaya tatanungin ko, tingin mo ba alanganin ang ano rito, ang Macta? Hindi, feeling ko, hindi. Hindi? Hindi. They're still safe? I mean, yes, but at the same, but, okay, yung based off statistics talaga and based off, you know, Macta sila, based off that, yes, safe sila. But gusto ko manalo yung Gaon Gaming just to show us, gusto like, mo rin mga underdog na underdog story. Well, I'm sorry to tell you, I think Macta will run them down here. Mm-hmm. Kasi the difference between Mexico and Compound, sige, sabihin natin parehas yung parang composition ng mama, parang parehas eh. Pero ang Compound kasi more tactical. May mga, marami kang pwedeng pag-setupan ng plays. Tama. Mga pocket plays pwede nilang gawin. Mga traps. Marami dyan. Hindi gaya, kung titignan mo Mexico, parang yung trap, parang yun at yun lang eh. Mm-mm. Wala nang iba, di ba? Tama. Meron lang siguro 4-5 kinds of traps. Yes. Yun lang, umiikot lang dun. Puro crossfire lang. Oh, crossfire, di ba? Paswertihan ng ano, yung barrel size mo. Baka makahanap ko ng timing. Diba? You can't do that in compound. Mm-mm. Kasi masyado maluwag. Yung cross, yung Mexico kasi, pwede kang bumaril barrel size mo kasi masikip yung dadaanan. Mm-mm. Eh yung compound, ang laki ng dadaanan eh. Okay. So, I think Macta is safe. I think they will run them down. Okay. Dude, guys, they are the better team here. Yeah, they are the statistically. Team, yeah. Pero ako, punta ako sa Gaon Gaming hype rin. It's sabihin okay. Ko, punta it's okay. A lot of us, humans, mm-mm. we love seeing the underdog story. Yes, underdog story. You know why? Bakit? Because most of us feels like we're the underdog. Wow, ganun pala yun. Yes. Relatable yung story nila, kung baga ganun. Sa masses. Yes, that's course. Why we always, kahit sa NBA eh, we love seeing the underdogs win. Tama. Because we can relate. Tamang-tama ka dyan, Mark. So yeah, Gaon Gaming Team 2. Para sa akin, ito yung iniisip ko eh. Lumalabas ba yung pagkamatanda ko? Hindi naman. Para naman, NBA, matanda? Hindi naman. Obviously, yan naman ay Gaon Gaming. Eh. Gusto ko ito sabihin, Gaon Gaming Team 2, they just won a map against Pacific Macta. Moral nila, all-time high. Siguro ngayon, di na sila masyadong matatakot pagdating sa execute. Kasi di pa natin nakakita, technically, na, isang buong execute eh. Ang problema sa Gaon, yung support, di sila maka-execute kasi wala silang gustong gawin. Na-overcome na ba ng pagkapanalo nila sa Mexico yung takot na yun? Yun yung gusto kong sabihin. Sabi ko, baka yun yung edge na kailangan sa side ng Gaon Gaming Team 2 pagdating sa mapa na ganito. At ayun na nga, makita natin, blacklist sa side ng Pacific Macta and Revenge ang unang nakahanap dito kay Brett as GG2 is sa side ng Global Risk. And si Eloy Ness, lumes back dun kay Aldrin. Headshot, wall bang sa kanya. 4v4, equalize the numbers. Ang galing nung ginawa ni Eloy Ness dun, ha? Kanina nakita pa niya to. Yung information, tapos boom. Ang tumaas yung moral sa lahat ng players, ito si Eloy Ness. Kanina pa eh, kinaklutch niya itong ano eh. Mga rounds si na kailangan Macta. Eh. Oh. Ayun na nga. Ito yung tira na yun, parang, I'm just going to shoot here, then boom, headshot. Okay, set trap. Ang gustong gawin ng Gaon Gaming Team 2 dito sa
paloob dito sa door. Flash will come out. Kulog sila for si Charles. Ang unang nakahanap. Nakahanap din siya ng dalawa. MBA is able to get the trade. Somehow, some way. Now, they're able to take the site dito. 2-on-2. Once they plant the bomb, it'll become a 2-on-2 situation. Smoke would also go down for si Revenge. Ready dun sa angulo na yun. At nahanap niya si Lemon, yung sniper sa side ng Gaon Gaming. Now, it's between 1-on-2. Eloy niya, sinasabi natin, di ba? May clutch niya, but Revenge, hindi niya ipapalipas yan. See the difference? Cleaner. Ito yung difference. Doon sa Mexico, masyadong masikip. Alam mo pa agad sa katututok. Pag magka-clutch ka, wala ito ganyan ni Eloy niya. Pero dito, masyadong maluwag yung map. Maraming pwedeng gamitin ang Macta against you. May mga corners, may mga boxes, di ba? So mas mahirap i-gawin yun, i-replicate yung ginawa nyo sa Mexico dito. Alam mo paano sila mananalo rito? Paano? Proper crossfire, proper bait and switch, mga fundamentals lang. They just need to execute that at discipline. Mukhang maganda naman talaga yung ano eh, yung setup na dun sa ano, dun sa B pillar. Oh, kanina. Oo, pero yung problema lang, rather sa A pillar rather, pero yung problema lang talaga na may napitas ng maaga dun sa ano, si Revenge dun sa... Saka, ang pinadala ng Macta dun sa pillars is talagang to take that pillars kasi Macta nila yung bantay dun. Kung papasin mo, apat yung nandun. Tama. Apat na Macta yung pinadala nila. Oh, ooh, good Lemon. Position to from Lemon. This is a good position. Makakahuli to. Kahit isa lang, Lemon. Makakahuli to. Lemon, isa. Aldrin ang nahuli niya. Dalawa ba pang makuha? Hindi, NBA. Nakahanap ng trade. Unfortunate, di niya nakuha yung next flick doon sa team niya. Pero damage, galing kay Loines. Okay. Nakapresa na si Revenge. Maganda din ang nade galing dito sa side ng Gaon Gaming. Bear binaba na ang bomba. Now, they have to use utility. The flashes will come out, pero wala pang entry. And full information galing sa Tinong Pacific Macta. Maganda ang depensa nila dito. Nahirap daw pasukin kung walang flash. There it is. The flash will finally come out. Revenge is there. Doon sa under. Si Aloy niya sa atin. And Craig Justin din nakahanap. And Justin's able to find for two. 1v2 situation para kay Jam. HP ni Justin medyo mababa. Revenge, half HP. Ano magagawa mo dito, Jam? Nahanap ka. Di na quick scope ni Revenge. Pababa na din siya. But... Jam! What? Jumping gold! Di niya. Oy, Revenge, uminahong ka! Di niya kailangan ng kanina sniper. Kanina pa yan! Di niya kailangan ng sniper. Ano ba? Bakit? Ba't pa ba kailangan niya gumahan ng sniper? You see what I'm saying? Maraming pwedeng gamitin ng Macta against you, di ba? Okay. Yeah. Grabe, pang klase yun. And okay, Lemon, at least nakahanap ng trade kay NBA. Pero si Revenge din na nakahanap ng magandang pick para sa side nila at na popcorn si Loines na dito dahil diyan 2-on-4 situation. Lemon and Brett, and ito naman sinasabi natin, 'di ba? Split play na naman ang ginagawa nila dito, pero yung position ni Brett dito, unexpected. Tumama si Lemon doon. Unexpected yung position niya. Nakalason pa siya ng isa. Ang tanong, si Brett makaka-cover ba siya diyan, and he's able to take advantage of the pickoff. 2-on-3 situation. Bomb is down. Oh my God! Percy Lemon ang nakahanap. Siya naman ang nakapistol ngayon. Percy Revenge ang nakahanap din. And now, discipline activated. Back agad si Revenge. Kalma na. Kalma na. Percy Brett ang naiwan na dito. Ano magagawa mo dito? Mahirap to. Si Aldrin. Nasa taas. Spotted ka na ni Revenge. Binigay na ng information sa'yo. Ang ganda ng flash trap. Di nga yata yung alam ko ng galing. Oo nga. Pero 5 seconds na lang and Revenge is cleaning that up. But more pistol round siya this map than sniper kill. Yeah. Actually, equal naman. Oo nga. Dalawa. Tama ka. Pero yeah, I think, first yung sabi ko, there's a big difference here. You can't just shoot and trade dito sa laro. So you need a proper strategy doing maps like this. Malalaking mapa. That's why I'm really, the question din, mamaya may tatanong ko yan sa kanila kasi may interview tayo eh. Sige, tingnan nga natin. Pero yun na nga, pumunta na nga tayo dito sa round 4 natin na to. Oy! And si Eloy Ness. Hindi napindot yung mouse partner. Nga, Justin, nakahanap siya ng dalawa doon para sa side ng Pacific Macta. Napakalakas nila, lumaban dito. And now, Gaon Gaming 2 is down to a 3-on-5 situation. Sa mga tactical maps, Gaon Gaming looks lost. Parang hindi ko gusto yung mga setups nila, mga depensa nila. I don't like it.
Meron lang isang gusto ginawa si Lemon. Yun lang, yung ginawa niya na yun. That's a off-angle position. Pero that's good for one pag wala kang kasama. Tama, tama. Kailangan may kasama ka dun. Okay, Charles, nakahanap siya ng isa. Pero ultimately, okay, nakahanap siya ng dalawa. Pero ultimately, ang depensa ng Pacific Macta, alam natin, napakalakas dito. Spam ng Nate, that buys out a lot of time. Ayan, nalasan pa siya ni Alvin. Good defensive set. Ayun na, please ko na. Kalista ng GG. Hindi. Wala naman. Reconnect. Why do you need to do that? Hindi ko din alam. Why do you need to reconnect? Baka... Hindi, kasi ito, gusto nyo malinis yung ano, yung death kill na lang, zero kill shot. Pero yun? Yeah. Yeah. That's just so... confidence boost. Idiotic. No. Bakit? Na ano ngayon kung... Pumalay ka, wag ka mag-reconnect. Okay. Lemon, nakahanap kay Zyke. Maaga dito. So that's good sa start ng GG2. Double push ang gusto nila sanang gawin dito and they are able to find it. Pero they know the information na Pacific Macta, alam nila. Kasi si Jam nakahanap, Justin at least nakahanap ng trade of Charles. Nice shot kay Aldrin, but revenge is there for the trade kay Lemon. Sniper to sniper, nanalo si revenge dyan. At ngayon, naiwan na ng dito 3-on-3 situation. Ganda ng shot. Kaling kay Loy na si Justin na ang naiwan dito. Sinasaya niya yung C4. Nakita siya ng breath and takedown na siya. So at least hindi to love set. 4-1. Yung ba hinihintay mo? Di hindi naman. Hindi naman sila wala love set dito. I don't think so. I think point is just a mak-tamak talaga. Tama. It's just a Macta map. Here, medyo papalag sila rito. Pero I really think, pare, this is over. This is Macta's map. Kasi the defense is just not right there. Parang tulad doon. They won that just because of the first pick. Hindi naman lagi makaka-first pick eh. Uy! Ito, iba to. Okay to. Ibang defensive setup ng Macta. I like this. Pero umatos siya. Oo nga. Minsan kailangan mo isugal yun eh. Huwag kang matakot. Alam mo, nandiyan ka na rin eh. Kasama niya din yung si Charles na ang naiwan dito. So, ang tanong, mahanap ba siya dito sa mid-area? Wala naman siya mahanap dito kasi lahat ng members or tatlong member ang ng Pacific ito, Macta yung ni Eloides, pag pumasok dyan, sagasa ka dyan. Nako, revenge pa naman. Dito naka-sniper. Wala, pero wala siya mahanap dyan. Walang wala. Tao dyan sa kabila. Naka-uber passive tao dito eh. Mm-mm. Uber passive dito na sa site. Pero... it's so passive na yung mid, tinan mo yung mid. Oh. Ang ganda ng control galing sa napasok. Ang ganda ng na-backstab. Libre. Oh, na-backstab. Libre na yung mga nag-hold ng side dyan. Diba? That's what I'm saying to you, partner. Parang di ko gusto yung defensa pinapakita ng Gaon game para mag-gas sa papa. Ito yan, may nauhuli na din from both sides. Pero retake situation mo yun para sa side ng GG2. Mahirap to. Flashbang will be the start off of this point. Ayan na nga. Papasok. Sniper ni Adrian, Justin, Meat Grinder na lahat ng Pacific Macta. 5-1 naman yung anong score. Ang kailangan gawin ng down dito, they need to establish a defense sa mid. Hindi nila kailangan, hindi nila kailangan ng tao. They don't need a body. They just need an eye. Mm-mm. Sa mid. They need an spot. Eye. Spotter. Sa mid. Tapos yung dalawang side nila, they need to establish a proper defense. Tama. Tama dyan. Mukhang yun naman din ang gusto nilang gawin this time. They are leaving one person okay, dito sa mid-area. May mataba sila ngayon. Kahit pa paano. Okay, mayroon nga sila. Brett. I think nakita niya din si MBA nandun sa taas ng tower. Ang tanong, may relay ba yung information and will they adjust accordingly? Mukhang oo. Dahil nakita ni information, they are forced, Pacific Macta is forced to back dito. Kaya kung ginagawa ng Macta, rinse and repeat. Oh, mahina yung ano, mahina yung site ni Eloides nung dahil. Kaya natin gapahan niya. Lima? Naman nila. Oo, lima. Kasi that's what I'm saying to you a while ago, di ba? Yung tinatanong mo sa amin. Nagtatanong sa isang team eh. Bakit hindi dapat baguhin pag habang gumagana? Kasi nga, let them think. Sila yung dapat nagsosolusyon doon sa panglaban sa inyo. Hindi kayo yung bumibigay ng solusyon. Tama. Diba? Tamang so ito, tama. Ayan, si Lemon. Oh. Yan yung solusyon nila, si Lemon. Nakahanap siya ng isa. Ang tanong, makahanap ba siya ng... Uy, pero, ang ganda! The spot trap has been set. Si Eloines at saka si Brett, it's a spot trap crossfire. Eloines will be first contact. Pero, si... nandyan pa din si Eloines, di ba? Hindi, nahanap siya. And now, the trap has been set, but it failed. It
fail because they got flush. Everyone is flush. Nako, lahat na flush lahat eh. Kahit wala, isa pero din may pagkasa sila, red light kumano. Ah, pero si Revenge, kahit red light siya, naka-sniper siya. Well, di siya naka-red light, but he has that sniper and alam natin kung gano'n siya kalakas kasama ng sniper na yan. Lalasin to, pipis na rin naman din Revenge. Mm-hmm. Charles, papasok na dito, pero hindi, NBA naman, hindi siya yung may hawak ng sniper. Ah, nag-switch sila, yung Bogdan Lo. Okay, ang dapat gawin mo din, kung nakaset up ka for a trap, dapat si Eloy Nias hindi muna nag-activate ng ganun kaaga. Mm-mm. You need to have a proper time. I agree. Maganda na sana dalawang tao na debate. Kasi nag-activate siya kagad, dapat di muna siya nag-activate. Hinayaan niya muna ng nakapasok yung iba, nag-relax yung kalaban, saka siya nag-activate. Mm-hmm. Dalawa pa naman yung rebate para sa kanya. Oh, dalawa si Brett at si Lemon. Oh, na, di ba na-activate yung pangalawang bit? Nag-ano na siya eh. Oo, oh, sayang. Okay, napakasayang. But and anyways, nice try. Galing sa side ng Gaon Gaming. Pacific Macta naman ngayon. Mukhang onting midfield lang gusto niya ito pala dito and they are going to find it kasi si Revenge ang nakahanap ng isa pero magandang three galing kay Jam initial contact with the great but walang trade. Bantay si ano walang bantay si Revenge doon wala nga eh. Oo, wala. Walang bantay si Revenge they just relied entirely on the dry peak at least maswerte nga nakahanap siya ng isa eh. This is still good Macta likes this yung parang ano sila eh parang silang si Hydra Pro Team. Pag nakaka one pick, doon sila malakas. Ayan na nga. At dahil dyan, snowball na ang lead nila. NBA, nakahanap ng dalawa and sabi niya dito, oy, yung site na to, libreng-libre, pumasok na kayo dito sa atin na to and it is theirs. The B site is now Pacific Mactas. So, mahirap na to. 2-on-4 retake situation against Mactan, ako. No, it is hard. Tiyan mo naman kong that's a good start. Charles, nakahanap siya ng isa. Good start yan. Charles. Charles. Ipit kong Macta sa loob, ha? Oo, pero low HP na din to. Red life na din to si Charles, eh. Napakahirap na ito. Si Charles, kung nakahanap siya ng isa, kayang-kaya na to. Okay, Jam din nakahanap ng isa. Flash bombs go out. Jam, double kill. One-on-one situation, Aldrin versus Charles. Pareha sa sila. Magkatapi! Kundi, ganda yun. Eh, yung problema pag pipin kayo eh, pag namatay yung wing player nyo, pwede kayo, mapipin kayo sa loob eh. So, good thing nakaka-recover dun yung Macta. Mm-mm, Aldrin, siguro mas kalmado lang talaga si Aldrin yung situation nyo. And he knows not to bring out his utility gun out on talaga. Si Revenge, muntik na mahanap. Pero si NBA ang unang kapagkuha ng first blood dito. Kalala by Jam, tsaka si Justin. Pero si Jam, makahanap ng dalawa at tatlo! Ang nahanap kaso niya. Kaso lalim ni Zyke. Tingnan mo na saan si Zyke. Napakalalim na nga at mukhang mababackstab niya to. Ito na. Ito na nga. Ang backstab. Galing sa side. Zyke. Nakahanap ng dalawa. Tingnan mo naman yung sinasabi ko. 1v1 situation. Zyke versus Lemon. Sniper ang kalaban ni Zyke. May info ba siya? Yes, yes, he does. May sniper siya? Lemon. Kung ikaw si Lemon, you need to change gun na rito. Tama. Pero hindi. Pistol lang daw muna ang gamitin niya. Pero maganda yung read niya dito. Kung maganda kung sakali. I like this. Mag-decision siya lang. Isang site nang babantayan mo sa ganito eh. Susugal ka. Diba? Kaso magalaw siya eh. Magalaw na nga talaga. Pwede siyang malason dito. Ang galaw niya. Napakagalaw nga. Ang galing nung ginagawa ni Zyke dito. This is a good play coming from Zyke. Ayun o. Siya nag-iintay. Yung iniintay niya pagkamali yung kalaban. Jeez! Zyke, nakahanap kay Lemon! And now they have full information where they are at each other. Kasi di niya alam, di niya alam okay. Na nakatawid. Di niya alam na nakatawid si Lemon. Ay, si ano, si Zyke. Zyke, oo. Di niya alam. Nako. Nako, Lemon. Di mo maalam kung nasa papunta si Zyke. Nandiyan na sa B. Magpa-plant na siya sa B. Ka. Paano siya nakapunta sa B? Kasi, ang problema rito, pag nag-plant, papunta pa siya ng A. Kasi di niya alam kung saan nakapunta. Okay. Wala dyan. Pumunta ka sa ibang site. At dahil dyan, maganda ang position ni Zyke. Naku, nice position, nasa labas ng Zyke. Site. And lason eto na. Lason. Boom! Lason! Nice yan round first coming half. From Zyke. First half, Pacific Macta. 8-1. Diba? I'm sorry. Sabi ko sa'yo, I'm sorry to burst your bubble, pero no. Yeah. That's it. It is what it is, pare. Kasi you can see na in tactical aspect of the game, medyo malayo pa ang ano. Ang in firepower, they're right there. Diba?
to firepower, nandun sila. Tactical shooter, hindi lang shooter, tactical lang. Oo. Okay. At dahil dyan, may unting laban na nangyayari. Dito sa BPLR Jam, nakahanap. Kailan mo naman sa firepower. Kahit may palag talaga sa firepower ng Gaon. Kailan nilang kailan nilang improve yung kanilang mga tactics, strategy. Oo, tama. Kasi tama, firepower, tama. Nandun na sila eh. Mm-mm. Kaya nilang may pag-toe-to-toe sa mga Pacific Macta. Lakas. Napakalakas ang ginawa dito ni Jam. But now, ang tanong is, will they be able to convert yung extra pick nila? Para sa side ng Gaon Gaming. Dapat lang. Or else match point na yung Pacific Macta. Oo. Kasi, di pa nila alam kung saan sila pupunta. Slowly but surely, mukhang gusto nila pumunta dito sa A. Kung pumunta sila dito, apat sila pumunta dito sa A. Nipis, oh. Tinan mo naman yung mga sirip ni Revenge na yan. Delikado. Delikado pag na-pick mo yan. Okay, mukhang gusto nga nila talaga pumunta dito sa A site. Slowly but surely, si Jam nandito. Kasama niya, si Eloines. And, ayan. Pero na... Revenge mo! Unting laban dito si Zyke. Muntik na mahulog sa kamay. Brett versus Zyke pa din ang nakahanap. Na nahulog si din si Revenge. At dahil dyan, nakakuha na nila ang site. A site. Now it's gonna be down to a 2-on-2 situation. Maganda ang ginagawa dito ni Zyke. Okay, ito ginagawa ni Zyke. Nako, nakita siya doon. Nakita siya doon, partner. Nakita siya. So, hindi na nila ipipick yan. Now, it's all down to Alvin! Muntik na! Kung nahanap niya yung kill doon kay Jam. Yun na yun eh. Pero, Alvin, with a great reposition. Nangyayon ba nila? Nasaan siya! Hindi! Eloji G2 get yan. Their second round. Eloines! Eloines actually ganito pa nag-step up para sa G2. Ama. Si Jam din. Actually, I think Eloines is the one of the reason kung ba't sila nanalo ka din sa... I agree. Din sa Mexico. Yung mga clutches niya, he did it at the time where it matters. Ito na naman tayo sa BP line laban. Jam ang una nakahanap si Lemon din. Si Jam naka-double kill. Tatlong members ng Pacific Macta ang nahulog. Now, GG2, execute na sila dito sa B-side. Percy Revenge, nag-hold na dyan. At dahil dyan, slow na sila. Sinabi nila, huwag teka lang, nandito na si Revenge. Umigil muna tayo, huwag tayo sumilip. Pero maganda ang lasa ng ginawa ni Brett. At maganda ang recovery. Kala, na ginawa ng GG2. Ko, pipilit pa nila eh. But as you can see, partner, sa firepower, they can go. They can go with Macta. Kung nga lang sa strategy, sa tactical standpoint, talagang medyo malayo. Tama ka dyan, partner. Ito na naman tayo. Gusto na naman nila pumunta dito sa BP na kumuha ng control. At ang tanong, si Revenge, ilan ang makukuha niya? Muntik na, hindi. Si Lemon ang nanalo dyan. Pero tinamaan si Charles. Tinamaan nga. But half HP lang naman siya. Di pa naman siya piso. So that's a good start galing side ng GG2. Nahanap na yung sniper sa side ng Pacific Macta. Wala na, now, for the side ng Pacific Macta, wala na sinang information dun sa pillar area. Siguro, alam na nila, isa lang, kahit isa, meron nandyan. But that will deny them that information. GG2 can now spread out on the map and take control of other ito, parts. Take lang nila round per round. Oo. Kasi tutulad ito, 4v5 situation, i-convert lang nila ito. Gulat na lang sila, biglang 8-5 na, 8-6 na, di ba? So, kailan nila convert to itong lamang nila ng isang tao. Zyke, ganda ng off-angle dito. Zyke! Pero maganda din ang trait at maganda din ang pick-off na ginawa ni Brent dun kay MBA 4-on-2 situation na ngayon. At dahil dyan, dapat sa kanila yung site. Pero mukhang di nila to i-co-commit. Sabi nila, teka lang, parang may isa pang tao dito. Dapat sabay-sabay tayo pumasok dito. Or kahit papano may pincer attack, kahit papano pumasok tayo dito. Pero I feel like it's too slow na. Masyado na ito mabagal. Nakita ni Alvin. Malalason pa ito si Lemon eh. Masyado mabagal. Tapos na kayo, magkasama si Alvin. Si ayan! Okay! Kanina pa gusto sabihin si Alvin. Kapatid eh. Kanina gusto ko sabihin para tulog si Alvin ngayon sa match na ito. Gising na to. Gising na nga. Masyado mabagal. Tama ka doon. Number one, masyado mabagal yung gusto nilang gano'n. Number two, na-catch off guard yung kanilang win. I don't know why. Hindi na yung pinasukan. At least, dalawang isang tao lang makakita nila. 4v2 eh, di ba? Masyado nilang nag-overthink doon. Masyado nag-overthink doon. Kung gusto man nila mag-rotate na sila. Hindi ko din alam. Ito, sa mga nangyayon isang tao, nag-overthink
Dalawang tao. Na popcorn si Jam. Popcorn niya. So ayun. Tapos si Charles wala nang buhay. Oh, na pop. Okay. Daming need na nangyayari dito. So ayan, damage has been done. Pacific Macta still on 4, GG2 then on the 4, pero mukhang gusto mag-push dito ng Pacific Macta sa ano, this no? Is over. B pillars, no? Parang ubus na ubusan dito ang GG2. Okay, GG Lemon, dapat maghanap ka ng tao dito sa window. Wala. See, the moment that I saw GG or Gaon game, hiwa-hiwalay sa mapa. Wala na. I think it's over. Agree. It's over. Hiwa-hiwalay sila masyadong. Ganyan yung nangyari kanina sa port eh. Hiwa-hiwalay sila. Uy! Uy! Dalawa? Parang it's not over yet. Pero Aldrin, sinak down. Save the match. So it's 10-3. Yan. And yan. Congratulations Pacific Macta. Ultimately, nakuha na nila yung series. So congratulations sa kanila. Nagkamali lang ako ng 2-0. 2-1 pala. 2-1. So may laban din pala to, GG2. Actually, magandang... Mexico eh. Ganun talaga. Wow. It's Mexico, di ba? It pero is do yeah, be still, like that. Congratulations sa Macta. And suggestion natin, tip natin para sa Gaon Gaming, focus on your strat naman. Kasi yung Barilan, guys, nandun, malakas na kayo bumarin. Malakas na bumarin. Tama. So focus kayo sa strategy, sa shot calling. Mid-round calls. Mga mid-round calls. Focus kayo sa ganyan. And... yan, mga improve din yan. Tama, pero tama. Barilan, lakas. Lapakalakas. Especially, Eloines, shoutout kay Eloines. Eloines, Jam, lahat. Actually, hey, pagsibayan sila sa Macta. Oo. Oh. Ito, Macta, isa sa malalakas bumaril in the world. Mm-mm. Diba? In the world, ang Macta, isa sa malalakas bumaril. So, kayang-kaya talaga nila. Oo, oh, kaya nila. Kailangan lang nila mag-improve sa, ano, sa mga strategy. Yeah, actually, kahit yung sniper nila si Lemon, tinatamaan niya. May ilang laban na nakita ko, nanalo siya against Revenge. Oh. So, that's really, really good. That's a great start para galing sa ng GG2. Kaya, ano, ganda ng off-angle na yan. Ah, yung repeat lang ni Lemon doon, medyo ayaw kasi yung repeat niya doon, tumalik siya. Yeah, it's a jump. Dapat hindi na siya tumalik. Just a normal repeat would work. Pero yan. Kung baga sa repeat na gagawin mo, aasak talaga sa reflex mo yung natatamaan. Mm-mm. Tama. Kasi yung tumalong. Kasi pag tumalong ka, they have a chance to hit you na hindi ka pa mawaba rin. Tama. You get what tama, I'm saying. Tama ka. Habang nasa air ka, pwede ma-pre-hit sila sa'yo. I mean, siguro, ma-catch mo yung kalaban mo off guard kaya pa paano, no? It's still the pre-hit ang... Sabi ko nga sa'yo, I always think about the more higher probability of winning. Mm-hmm. If I jump, mawawala yung ano ko, mawawala yung chance ko na pumutok agad eh. Mm-hmm. If I'm fast, I like that chance. Tama. So, tama. Hindi ko tatanggalin yung pag tumalon ako, wala yung chance ko na pumutok agad. Tama. So, kung dapat kung mag-repeat siya, dapat ina na lang yun. Normal repeat lang. Talon ito, nahuli si Lemon dito. Yan. Yeah, it was a bit too slow nga. Yun nga, mid-round calls nila, di na alam kung masyado. Kung, saka ano, dapat firm sila. Pag sinabi lang A tayo, yeah, A talaga. A, oh, tama. Hindi yung, teka lang, mayroon pa yata rito. Masyadong tumatagal. Pag tumatagal, andyan na yung rotation. Mm-mm. So, doon sila nadadali. Tama ka dyan, partner. And dahil dyan, Pacific Macta wins set 3 and they are, and they you know, predicted naman din, but it is closer than I predicted 2-0, so papagalitan ko sila. Hindi, joke. Pero yeah, it is what it is. Eh. Mexico yung second map. Sa pag Mexico, parang wild card yan eh. Wild map, kumbaga. Wild map talaga. Napaka-wild map. Pero, crazy. Sino ba? For me, it's revenge yung ano eh. Dito sa mapa nito. I think revenge yung MVP mo? MVP. Is it, tama ba? Mga direct producer. Tama, revenge yung MVP natin, di ba? Yeah. Revenge. Revenge is the MVP. So, siya yung iyan natin. Siya yung ating interviewin. Okay, well, ako excited na ako mamaya interviewin si ano. Mag-isip ko na revenge. Ng tatanong mo. O nga, no. O, tanong mo paano mag-snipe. Diba? Paano ba? Paano ba kinakaya mo sa umaga? Ganun ba? Ano, anak ba? Nag-chew ka din ba ng gum? Ganun tanong ko eh. Mga ganun daw tanong mo dyan. Ganun. Fried chicken ng chin. Fried chicken naman. Ang chinu-chew niya. Ay, si Even pala yun. Sorry, Even. Iba naman yun eh. Revenge Even eh. Pala yun. Ano ba pwede ko tanong dito kay Revenge? Basta may isip ako mamaya dun sa ano. Tara natin. Well, it is going to be, it is very interesting. Pero yun, that was the second series for this day. May isa pa tayo series after, di ba? Ito, parehas parang... On Dark Horse, di ba? Parang Dark Horse sila parehas. Hindi, walang top team sa dalawa eh. So, team... Team Acceptance. Team Acceptance at Team Random. No. Acceptance ako rito. Acceptance ka? Oo, Acceptance ako. Dargulat ka, no? Acceptance ako dyan. Wow, okay. Pero anyway, dito, sa 2-1 na to, if you're going to notice, isa pa, para sa mga viewers natin, para sa iyo din pa. Sige lang.
kung papasinin mo nga, tactical map ang kahinaan nitong Gaon Gaming. Mm-hmm. So, Gaon Gaming, again, practice your tactics, your strats, and you're gonna be, magugulat kayo dyan, nasa finals na kayo bigla, di ba? Mm-hmm. At, take note, ha, this is the team 2. Tama. Yung team 1, na 2-0 Macta, ito, 2-1. At, nag-research itong, ano, itong Gaon Gaming. Tama. Kasi, pinick nila yung Mexico versus, versus Macta. Tama. Guys, ha, kung gusto niyo magkaroon pa ng mas by chance sa Macta, practice niyo rin yung Eagle Eye para makakita tayo ng Eagle Eye. Ah. Kasi titignan mo eh, okay, anong ban nitong Execration? Anong ban nitong ano? Doon ka magpo-focus sa mga ban na 'yon eh. Mm-mm. To beat them, you need to play them in their weakest map. Di ba? Saan ka mas may chance? Kunwari, Macta kalaban mo sa sub base na ilang percent win rate nila, para 70% locally, or sa Eagle Eye na hindi nila nilalaro. Like at all, diba? Diba? Kasi palagi na baban eh. So that's the rationale about ang tindi nun, no? They were able to get Mexico, and if ever they were able to get that Eagle Eye last pick, it would have been a different story. Diba? Kaya ate alam, kunwari, kasi may chance silang i-pick yung Eagle Eye. Mm-hmm. Actually, may chance i-pick yung Gaon Gaming, yung Eagle Eye, pero binan nila. Mm-mm. Sila nagban mismo. Sila mismo nagban eh. Literally pero na sa kanila yung interest. Pero if you're going to think about it, baka mamaya nag-aral na ng ng Eagle Eye. Eagle Eye yung kasi Pacific hindi na pinaban pa. Hindi pala pinan ng Macta. Ah. Oh. Yan yung MVP natin. God. 30 frag second map. Ito totoo to. Second map 30 frags? Oh, siya yung fragger na. Hindi ko na notice yan. Oh. Wow. 30 frag siya. Totoo yan. Yeah, what more do we need to say, 'di ba? Alam naman lahat ng tao na nanonood ng Crossfire kung sino si Revenge at kung ba't siya malakas. Actually, kung nakita mo nga sa map 2 pa lang, alam mo na bakit. Wow. Siya yung malakas dito, yung sniper. Dito sa map 3 yung impact ng 13 kills niya tinignan natin. Medyo malakas din siya. Maganda yung impact niya dito. Huge impact. I know, it's few kills, but the kills matter. Yes. It matters so much. Kaya maganda talaga siya. Kung makikita mo dyan, siguro yung kanyang average damage, medyo mataas dyan. Kasi wala tayong average damage. Oo nga. Pero yeah, nice naman din sa kanya. Yung malala, may headshot kill pa rin siya kahit ano, no? Kahit sniper, eh. No? Actually, headshot kill siya is from the pistol. Oo nga, from the pistol! Hindi na ba si Mr. Revenge? Sa atin na ba? Pwede na ba natin i-interview dyan? Excited na itong kasama ko eh. Actually, wala pa nga akong tanong eh. Kala ba paano mag-snipe? Paano mag-sniper? Alright, so Revenge, andiyan ka ba? Wala. Revenge? Ayun, rinig ko siya. Nahiya ako bigla. Yung team to beat, tapos parang para sa akin, pag pinalusot yung Mexico, nagkakaroon lalo ng pag-asa yung mga ibang teams dahil ang alam mo naman ang Mexico rat-ratan lang yan. Mm-hmm. Diba? Eh kayo, nakita natin ang galaw nyo, smooth team na kayong gumalaw. Alam nyo na yung mga rotation nyo, familiar na kayo sa mga trabaho nyo sa isa't isa. Why do you still choose to gamble with Mexico Revenge? Kaya pinik yung Mexico kasi parang, kasi nilagano kami relaxes tayo yung Mexico, parang gusto namin i-try kung effective ba yung namin. Kaso hindi talaga. Yun talaga yung baban namin forever. Eh na talaga, forever yun talaga yun. Kasi tinry lang namin eh. Nilaban namin, tinry namin kung effective ba yung ginawa namin. Kaso, pero alam si hirap eh. Ang gusto ko sa ginawa yung adjustment sa Mexico, pumipik ka. That's the way to play sniper dun sa Mexico eh. Gumaganap ka ng pick mo. So nice adjustment pa rin yun. Sinusog ko lang una. Wala. Agad na rin kasi. Mm-hmm. Kailangan sumugal eh. Oo. Oo nga eh. Pero good pa rin yan at natapos nyo. Sinabi ko lang dito sa partner ko, sabi ko kasi 2-0 Macta eh. Kaya medyo may tampo ko. Anyway, naman partner, anong tanong mo kay Revenge? May gusto kong tanong ka sa Revenge. Ito sa akin, Revenge. Actually, dalawa yung tanong ko. Yung unang tanong ko, para sa'yo, no? Nakita namin kasi, pinapag-usapan natin yung mga dito, yung mga map picks. At nagulat kami na, una, yung Mexico nga, pero natanong na ni Zero2 yan.
ko na napalipas nyo. Pero ang tanong ko, hindi nyo na-bandon yung eagle eye. Uy! Diba? Hindi sasabihin ni revenge yan. Ah, diba? Practice. Siyempre, si revenge yan. Hindi, malay namin. Sasabihin ni revenge. O, sige. So, revenge. Nilalaro nyo ba ang eagle eye? Na-practice nyo ba ang eagle eye? Ayun. Ah. Ah! Sinabi ni revenge. Sinabi yung eagle eye. Ayun. Pero good yun. Gusto ko yung ginawa nila. Good nga yun. Good yun. I like that revenge kung talagang pinakas yung eagle eye. Kasi sabi ko nga, tactical sila eh. Tama. They can do a lot of things sa eagle eye. Mm-mm. Diba? With that lineup. Mm-mm. So, good yun. Pero secret dapat yung bench. Ba't mo sinabi? Sinabi niya, ako boss eh. Alright, so okay. Isa. Sige, go. One important question, revenge. Gaano, kasi nung last year, I was there nung natalo kayo. Gaano kalaki ang impact nung natalo kayo doon sa Philippine team na laban na yon, pang Philippine team last year against SGJ. Mm-mm. Ano yung nagutom ba ulit kayo na parang nabuhay ulit yung loob ni Revenge, ni Aldrin? Anong explain mo nga sa amin, ano yung naramdaman nyo nung natalo kayo doon sa moment na yon? Sure, sa CFS. Siyempre, bagsak na bagsak talaga kami. Mm-mm. Kasi ayun yung big event yun eh, na yung talagang main event ng Crossfire sa bawat taon eh. Mm-hmm. Bagsak na bagsak talaga kami. Siyempre, hindi namin kailangan. Kung puro emotion lang papaubahan namin, wala mangyayari sa amin. Kailangan namin talagang mag-adjust talaga. Yun yung nag-bumuhay ulit sa apoy ninyo. Tama. Yung nangyari na yun. Kasi ang layo na ng laruan nyo, yung dalawang bata nyo, yung dalawang bagong player nyo ngayon, wow, revenge, wow. Ewan ko kung napanood nyo yung casting natin dun sa APAC. Nabilib ako dun sa dalawang bata, kay MBA sa kay Justin. And of course, sa inyong tatlo, yung mga veterano ng Macta, Aldrin, ikaw, at si Zyke, na napakaganda nung ginagawa nyong paghubog sa dalawang bata nyo. So any last word, pare, para sa... Ito, final thing ko lang to. Gusto ko sabihin sa iyo, Revenge, ito, madami nanonood na fans ng Pacific Macta. Anong gusto mong sabihin sa kanila or sa mga manonood dito sa tournament na to? Message ko lang sa kanila, supportan pa rin nila lahat ng team na nakasali. Kasi deserve lahat namin yung supportan ninyo lahat. Tama yan lahat. Yo, yeah. Ayun. And sa mga kalaban nyo in the future, sa ating Masters, may message ka? Wala eh, kasi ayaw mo mag-start ng beef. Hindi namin pwedeng maliitin lahat ng nakapasok ngayon kasi lahat yung malalakas eh. Revenge, isa pa lang kailangan kong sabihin, yung disiplina nyo ngayon, oh my God, Revenge. Ewan ko, nawala na yung kulit. Ikaw lang, may isa ka kanina, nag-overextend ka. Yung sa bridge ng port. Natawa ako. Na-excite ako. Na-excite ka ba? Oo. Yun, pero yung disiplina nyo, wow. Good job sa team mo. Congratulations. Mm-hmm. And Revenge, thank you for this interview. Thank you. Bukas. Thank you tomorrow. Thank you, see you. Kala ko, mapalaban ng English eh. Tagalog pala eh. Yes. Next time, English next time. Siguro, next time, English para ito. Na-practice. Sige. Papasabak palaga. Ako bahala sa'yo. Alright, Revenge. Sige, salamat. Good luck. Thank you. Alright, Martyr. So yun, si Revenge. Ano, natuwa ka ba? Oo. Natuwa ka? So, next time, tanda mo. Dapat English yung tatanong mo sa'yo. Sige. I got it. Palaban tong partner ko. I got all the English vocabulary for him. Yari ka sa amin, Revenge. alam mo ba yung famous line niya, no? Ni Aris Alde? Ano ba? Tinanong siya ng English sa isang interview. Ano sabi niya? Awit. Tinan niya sa YouTube lang din yun. Si Aris Awit. Alde. Kaya bigyan na sabi niya, awit. Wow. Solid yan talaga. Dapat ganyan. Napakasaya yan. Ikaw ba? Ano ba famous line mo dati? Famous line ka ba? Hindi ko alam eh. Pero ba wala eh? Wala ba? Ano ba? Siguro yung interview ko sa ibang laro eh. PBIC. Ano sabi mo? Yung tinanong ako ng interviewer ko, meron ba akong kinakatakutan na team? Ano sabi mo?
No one. Wow! And tapos may pahabol pa yun, they're not ready. Wow! No one, they're not ready. Yan ang palaban. Nasa ano yan? Nasa parang ano? Channel 23 interview yata yun. Wow! So televised siya. Lahat na nanonood yun. So, nung hindi pa sikat ng gaming. Di pa sikat yung gaming. Hindi pa sikat yung gaming. Tapos nag-trash talk eh, no? Well, tinanong ako, in that moment, yun talaga yung iniisip ko. Ah, okay. Diba? Kasi get lalakas naman. Mga kampi. Hindi ako, yung mga kampi ko malalakas. Oo, yung mga kampi ko malakas. Ikaw hindi. Ako lang yung malakas, ano, malakas sa interview lang. Gabi naman, di naman. Pero interview lang. Yeah, pero still, alam mo naman. Pero yeah, with that, tapos na po yung series 2 po natin. After this, we're gonna have team acceptance versus team random. Pero before that, magkakaroon po tayo ng break. Pupunta na po tayo dyan. So please stick around and see you later. Later, guys.